Okay, na sumatin po ang kapayapaan ng Diyos. Ano? Andito po tayo sa magaganap na pag-uusap sa pagitan ni Samuel Tahuda na MCGU. At ang kanyang katunggali ay si Sister Grace Barrios na dating isang MCGI. So ang pag-uusapan nila ay yung pagiging born again na mag-uumpisa sa lupa. So, affirmative si Samuel sa paksang ito, patutunayan niya na mag-uumpisa sa lupa. Then, tututulan naman ni Grace. No? So, ang oras natin, Brother Ace, anong oras na po, kapatid? Okay, 9:06. Okay, kung 15 okay, minutes na tatapos siya na 21. Okay, 15 minutes ito. Brother Ace, Matthew, paki-remind yung time, no? Kung within yung 5 minutes na natitira, so mag-aabiso ka lang sa ano no sa nagpe-present. Okay lang po ba kapatid? Okay, okay. Para okay sige, abisuhan mo siya no. So okay, you may start no. Anong oras? 9:07 ba? 8? 7, matatapos 22. Okay, sige, you may start Mr. Samuel Tahuda. Okay, go ahead. Okay, magandang gabi po sa lahat. Salamat sa Diyos at no, sa at last ay natuloy na rin ang debating ito. No? So ang pagsapon na pag-uusapan namin ngayon ay ito pong patungkol sa John 3:3. So basahin po muna natin yung talata. Sabi dito, sumagot si Jesus sa kanya ay sinabi, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ipinganak na muli ay hindi siya makita ng kaharian ng Diyos. So sa English po, nabanggit po dito yung salitang born again. Basahin po natin. Jesus answered and said unto him, verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So, sa pag sa debate namin ito is nakafocus lang kami sa punto na born again. So, kami naman ay parehong naniniwala na ang born again na tinutukoy dito ay ang pagkabuhay na magmuli o resurrection. Kaya hindi ko na ipapaliwanag pa kung bakit nagiging resurrection diyan. Kasi pareho naman kami ng tinatayuan patungkol no, sa pagsangayan. So patutunayan ko dito na yung resurrection na yan, no, or yung pagkakaroon ng glorified body, yan ay mag-uumpisa dito sa lupa. So, ulitin ko po, no, na yung malwalhating katawan, tatanggapin natin yan, no, dito sa lupa. Hindi natin yan tatanggapin doon sa langit, no, kundi dito sa lupa natin tatanggapin, tapos pupunta tayo ng langit kung saan gugustoy ni Kristo na tayo kakasamahin. Ito, pakinggan niyo, sabi si Pangkalata sa Juan 14, ono hanggang 2, sabi dito, Tagalog, huwag magalumihan ang inyong puso, magsampalataya kayo sa Diyos, magsampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko na sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako. At kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumoon. So malinaw po ang nakasulat sa talata na kung saan pala si Kristo pupunta, doon din tayo pupunta, no? So si Kristo babalik dito sa lupa para kunin niya yung kanyang mga yung mga naniniwala sa kanya. So diyan po sa kanyang pagbabalik, so diyan po no magaganap yung tinatawag natin na resurrection. So sa Biblia po, dalawang klase ang resurrection. Pero siyempre, ang pag-usap naman namin ay patungkol sa pagkakaroon ng glorified body. So hindi na namin tatalakayin no, kung yung mga punto, no, yung dalawang resurrection. Basta ang pag-uusapan namin dito na yung resurrection o yung pagkakaroon ng malwalhating katawan, yun ay tatanggapin natin sa lupa. Ano po ang katunayan na meron talagang resurrection o meron talagang malwalhating katawan na tatanggapin yung mga sumasampalataya no, pagdating ng panahon. Sabi dito sa unang Korinto 15:50, sabi dito sa talata, ganito. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos. Ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. No? Isang sandali, isang kisap mata sa huling pagtunok ng pakakak, sa pagkatutunok ng pakakak at ang mga patay ay mga mabuhay na maguli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin.
sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. So malinaw po yan, no? Wala pong pagdududa na tayo talaga ay papalitan itong ating katawan. Diba? So bakit po kailangan palitan ng ating katawan? Nakasulat po dito sa 42, ganito. Ngayon din naman ang pagkabuhay na maguli ng mga patay, itinanim na may kasiraan, binubuhay na maguli na walang kasiraan. Itinanim na may pagkasiphayo, binubuhay na maguli na may kaluhatian, itinanim na may kahinaan, binubuhay na maguli na may kapangyarihan. Itinanim na may katawang ukol sa lupa, binubuhay na maguli na katawang ukol sa espiritu. Kung may katawang ukol sa lupa, ay may katawang ukol sa espiritu naman. So itong sinasabi dito na katawang ukol sa espiritu, ito yung sinasabi natin kanina na glorified body, na kapag natanggap na natin itong katawang ukol sa espiritu, dito na ngayon magaganap yung sinasabi natin sa John 3:3 na born again. Kasi tayo nga ay pinanganak ng muli na mayroon ng katawang pang-espiritu. So ang punto dito, saan natin yan tatanggapin? Ito, pakinggan nyo sa isang talata. Sa unang Tesalonica 4:16, ganito ang ating mababasa. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay yung mga buhay na maguli. Kung magagayoy tayong mga buhay na natira ay aagawin kasama nila sa mga lapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakailanman. So pagdating pala ni Kristo dito, no, kapag siya ay bababa. So hindi pala ang sabi yung mga nangamatay kay Kristo, sila yung unang sasalubong sa Panginoon. So ibig pala bubuhayin sila sa panahon na ang Panginoon ay bababa siya mula sa langit, di ba? Kapag po sinabing bababa mula sa langit, inasaan na ho siya, di ba? Mula sa langit siya ay bumaba. Hindi, wala na siya ngayon sa langit, di ba? Kasi siya ay bumaba na mula sa langit, no? At gusto kong pansinin ninyo, no, na ang sabi doon sa sitas na ang mga patay, no, ay unang mga bubuhay, no? Unang mga bubuhay. So pag na yung mga patay, 'di ba? So kapag binuhay na yung patay, ang sabi nga doon sa sitas, 'di ba? Tanim na may kasiraan, binubuhay na walang kasiraan, no. Tanim na may katawang may katawang may kasiraan, no. Binubuhay ng katawang walang kasiraan. So malinaw po dito, no, na nung bumaba si Kristo galing sa langit, 'di ba? Yun naman din yung tempo na binuhay yung mga patay. At doon yung tempo na sinasabi, binago ang mga katawan natin, di ba? So maliwanag, no, kung gagamitan lang natin ng counting logic, no, na yung resurrection talagang naganap, di ba? Ay sa lupa naganap. Kasi yung mga binuhay, di ba? Kung mapapansin niyo, sila ay nasa lupa. Anong katunayan sa patay ng isang titas sa John 5:28-29, ganito ang ating mababasa. Sabi dito, huwag ninyong ipanggilas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasa libingan ay makarinig ng kanyang tinig. At magsilabas ang mga sigawan ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay at ang mga sigawan ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. So maliwanag po, no, na meron palang orang, mayroon palang darating na panahon na ang mga nasa libingan ay makarinig ng kanyang tinig at saka sila mabubuhay. So ito pong magandang tanong na ating sasagutin. Nasaan ba yung libingan? Nasa langit ba yung libingan o nasa lupa? Ano pa sinasabi ng talata, di ba? Lahat ng nasa libingan ay makarinig ng kanyang tinig at magsilabas. Di ba? So kapag sinabi magsilabas, hindi na nga buhay na yan, di ba? Kapag nangabuhay na, anong sabi? Magkakaroon na sila ng maluwalhating katawan. So nung nabuhay sila, dito yan naganap sa lupa. Kasi si Kristo, bababa siya galing sa langit. So sa puntong iyan, wala na siya sa langit. At nung nakababa na siya, yung mga patay naman na nasa libingan, ang sabi, mga bubuhay. At sa pagkabuhay na magmuli, sila ay magkakaroon ng katawang maluwalhati or yung tinatawag natin na glorified body. Kaya
dito mga kapatid, no, malinaw, makikita natin na ang talagang pagkabuhay na maguli, no, or ang pagtanggap natin ng karwalang maluhati, dito yan magaganap sa lupa, hindi yan magaganap sa langit. Ano ang katunayan, no? Ano pa ang patunay natin na kailangan nga dito nga yan sa lupa maganap? Ito sabi dito sa 50. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang lugo ay hindi makapagmamana ng kasiraan ng Diyos, ni ang kasiraan man ay magmamana ng walang kasiraan. Di ba? So, ang ibig sabihin dito, no, yun palang papasok sa langit, eh, yun na palang may mga ano na talaga, yung mga katawan na hindi masisira. Di ba? So, kapag ang katawan mo ay masisira pa, hindi ka pwede pumasok sa langit. Kaya kailangan, bago ka pumasok sa langit, kailangan mo nang baguhin ang iyong katawan. So yan ang maliwanag na makikita natin dito sa mga sitas na binasa natin. Babaguhin mo na yung katawan mo pagdating ni Kristo, no, pagbaba niya mula sa langit, babaguhin yung katawan mo, at pagka nabago na, susunod ka na kung saan ka man niya dadalhin. Kung sa'yo pupunta sa langit, hindi po makakapasok ka na ngayon sa langit na merong katawan na maluwalhati. So yung katawan na yon, hindi na yon nasisira pa, no? So yan na yung tinutukoy, no, sa John 3:3 na born again. So bakit yan yon? Ano ang katunayan? Ituloy natin ang basa, no, yun sa John 3:3. Sabi kasi dito, no. So sa 3, sa 5 ang sabi. Tumagot si sa tuhanan at tuhanan na sabi ko sa iyo, maliban ng tayo pinanganak ng tubig at ng espiritu, ay hindi siya makapasok sa kaharian ng Diyos. Okay, tamo, di ba? Kailangan pala talaga siyang ipanganak na magmuli para siya makapasok sa kaharian ng Diyos. Yun bang salitang makapasok? Nasa loob na ba yun? Di ba? Nasaan ba yung kaharian ng Diyos na tinutukoy dito? Di ba yun na, di ba yan ay nasa langit? Wala naman siyang tututol, di ba, na yung kaharian ng Diyos na tutukoy dito na kailangan nating mapasukan, kailangan na pasukan ng mga sumusunod, yan ay nasa langit. Na ang sabi, kailangan muna nating ipanganak muli. Kailangan muna nating ipanganak sa tubig at ng Espiritu. So kailangan pala talaga natin ma-born again dito pa sa lupa. Kasi nga, hindi tayo makakapasok doon sa langit kapag hindi pa tayo na-born again. No, di ba? Maliwanag yan. Bibi. Kaya, no, sabi dito sa 6, ang ipanganak ng laman ay laman nga, at ang ipanganak ng espiritu ay espiritu nga. Diba? So, sino ba yung papasok sa langit? Yun bang laman? Yun bang ipinanganak sa laman? Or yung ipinanganak sa espiritu? Maliwanag ang sabi sa 6, no? Ang ipanganak ng espiritu ay espiritu nga. So, ano ba yung mga nasa langit? Mga laman ba yun? Diba yun ay mga espiritu? Diba? So, para pala para makapasok doon, kailangan mo munang may panganak sa espiritu, o kailangan mo munang magkaroon ng maruwalhating katawan. Saan? Eh, doon sa punto na hindi ka papapasok sa langit. Diba? Kasi nga, ang makakapasok nga lang doon ay yun lamang may mga maruwalhating katawan. Sa 7, sabi ito, huwag kang magtaka sa akin sinasabi sa iyo, kaya kailangan ng kayo'y ipinanganak na muli. Okay, tamo, diba? So talagang sinasabi ni Kristo, binibigyan talaga niya ng dinak, kailangan talagang ipinanganak muli, no, bago ka makapasok sa kariyan ng Diyos, no? Ang linaw-linaw ng sinasabi sa versikulo 5, hindi siya makapasok sa kariyan ng Diyos, no? Yung mga maliban ng tayo ipinanganak sa tubig, no? Or maliban ng tayo ipinanganak muli, hindi siya makapasok sa kariyan ng Diyos. Palitang makapasok, alam na agad natin ang kahulugan nun, eh. Ikaw ay nasa labas pa, kaya kailangan mong pumasok doon, di ba? Kung ikaw ay nasa laman pa, hindi ka makapasok, kaya kailangan mong magkaroon ng maluwalhating katawan. So yun ang sinutukoy dito, na napakalinaw, no, na yung born again dyan, or resurrection, or pagkakaroon ng katawang maluwalhati, ay magaganap yan sa panahon na si Kristo ay bababa mula sa langit. Kaya nga, dito, tinitindigan ko, mga kapatid, na yung pagiging born again ay tatanggapin muna natin yan dito sa lupa. No? So magkagayoy, magaganap na yung sinasabi nga sa John 14:1 to hanggang 3 na kakasamahin na niya tayo sa kanyang kaharian. So take note po, hindi niya tayo dadalhin doon na nasa laman. At lalong hindi niya tayo dadalhin doon na hindi pa nabago. Kasi nga, yung may kasiraan, hindi makakapasok doon. Kaya kailangan muna niya tayong baguhin
para makapasok doon sa tinatawag niya na sa bahay ng aking ama or nandoon nga sa langit. So dito sa ating mga dito sa ating lahat ng mga kapatid, so makikita agad natin, no, na napakalino talaga, no. Yung tinatayuan natin talagang makita natin, eh, na napakalino sa Biblia na dito sa lupa shopping na si Sam ganap, no, ang born again or ang pagkakaroon ng maruwalhat ng katawan sa katayo, no, pwede din ang minuto. Sige, okay na nga Sam. Tapos na, tama na. Na ha. So, doon na lang yung naintindihan ko na yung sinabi ko. Sam, meron okay na siguro, okay na. Winave niya na. So, ang oras natin, so, natapos siya 9:22, no? So, bibigyan natin ng 10 minutong pagtatanong yung kausap niya, no? Si Sister Grace, no? So, handa ka na ba, kapatid? Yes, sa 10 minutong pagtatanong? Matatapos, 33. Okay ba yung signal? Okay ba? Pakicheck nga yung signal. Yung signal, isang pakicheck. Baka nagka-choppy. Yung sa akin, okay? Eh, yung sa'yo, okay naman. Malay na naman siya. Hindi naman pagod-total. Oo, naka-LAN cable ako. Hindi, sa akin. Nag-4G na rin dito. Malakas na ito. Kanina, okay, okay na. Eh. Okay na, sige. So, okay. Ace, yok, ang oras, Ace. So, oras ay 23. Ilang segundo na lang, 23 na, 33 okay, matatapos. Okay, sige. Pwede ka na mag-umpisa ng pagtatanong. Okay, question Grace. Number one. For clarification lang, sama, ang born again or ang pagkapanganak muli ng tubig at ng espiritu, kailan o saang punto magaganap? Okay, gaya ng tinatayuan ko, dito maganap yan sa lupa. Okay, sa lupa yan ha. Next question. Kapag sinabi bang kapanganakang muli, may nauna bang kapanganakan na? Okay, sa Biblia, mayroong dalawang kapanganakan muli o yung tawag na pagkabuhay na magmuli. No? O yung unang pagkabuhay bago ang 1,000 taon at meron namang magaganap pagkatapos na. Wait lang. No? Ano po, sino po yung naka... paki-off po yung mic, mga kapatid, yung nakikinig. Paki-off po, may maingay po. Paki-off. Ayan na, may maingay. Paki-off. Okay. Ayan, maingay eh. Masakit sa tinga. Paki-off naman yung mic. Ang hilito, ikaw ba yan? Sino binaka-computer? Makikita niya kung sino, kung kanino ang galing yung ingay. Paki-check niya kung sino yan. Maingay, oh. Hindi, sana sa mga nakikinig. Paki-mute na lang muna. Sa mga nakikinig. Paki-mute lang yung mic. Okay, sige. Sis Grace, let's proceed. Okay, sabi niya, yung term na born again, magaganap sa resurrection, di ba? Sa lupa. Okay, next question ko. Kapag tinabi bang kapanganakang muli, may nauna na bang kapanganakan? At ano ito? Ano ang unang kapanganakan? Okay, sa Biblia kasi yung tinatawag na born again ay magkakaroon ng maluwalhating katawan. So, ang unang-una talaga sinasabi sa Colossians 1:15 na si Kristo ang panganay sa mga patay. So, siya talaga yung pinakaunang nabuhay na magmuli na nagkaroon ng maluwalhating katawan. So, yung iba magaganap na lang doon sa unang pagkabuhay na magmuli na binanggit sa Revelation 24. Yata yun. Okay, so ulitin ko, ano yung unang kapanganakan na naganap bago ipanganak muli? Hindi ko naintindihan yung sagot eh. Paki, ulit yung tanong? Okay, ulitin ko. Sandali. Paki-off yung mic. Mga nakikinig, paki-check po yung monitor nyo kung naka-open po yung mic nyo. Paki-off po, paki-mute. Ayun o, may maingay eh. Mayroong bata. Yung bata sa akin.
Ah, sa iyo pala yung maingay. Okay, sige, sige, sige. Okay, wala tayong magagawa dyan. Sa iyo pala yung maingay. Lilipat, lilipat na ito. Sige, pakilipat mo na, Sam. Hindi tuloy ma-ano yung tanong. Ayan. Yung signal naman ang nagka-problema. Sige, talaga. Ayan. Okay na? Pwede nang magpatuloy? Okay na, Sam? Sabi si Sam eh. Hindi ko siya marinig na maayos. So, categorical yung tanong niya, no? Tinatanong niya yung ano yung unang papanganak. Sam, nakukuha mo ba point? Sam? Nakasara ang oras natin, oh. Paki-mute yung time. Mr. ano timer. Hello. Okay, mute yung time. Sam, bumalik ka na lang dun sa dati mong pwesto. Medyo nagka-problema yung signal. Okay na ba? Ayan, okay na. Okay na, Sam, okay na. Okay na, maganda na yung signal. Okay na, maganda na. Ready ka na ba, Sam? Ito ang kadalasan lang nangyayari sa debate, no? Dito tayo madalas nagkakaproblema doon sa signal natin. Mr. Moderator, clear ba ako? Opo, opo. Clear po. Maganda. Nawala si Sam, ah. Ace? Ace, ilang minuto pa ba yung natitira niya? Hello, arinig na ba ako? Yan, okay na. Okay, 8. Hello. Sam, 8 minutes pa yung natitira niya, no? So, pinost namin yung time niya. Pag bumalik siya, i-resume niyo na lang. Hello. So, 8 minutes pa to, Sam, ha? Malinaw na ba? Okay ka na ba? Ready ka na ulit? Sam? Malinaw na ba? Okay na, Sam. Okay. Ready ka na? Hello. Okay na, malinaw. Clear na, clear. Okay, sige, sabi mo, okay, ang term na born again ay magaganap sa lupa. Okay nga? Ngayon, ang tanong ko, kung merong kapanganakang muli, ano ang kapanganakang nauna? Ano ang unang kapanganakan? Okay, so ang unang kapanganakan po, no, mababasa po natin yan sa Revelation 20 verse 4 po, no? Hindi ko nagkamali. So yan po ay magaganap yan bago mag-umpisa ang 1,000 taon. So yan ho yung unang kapanganakan sa Biblia. Yung unang pagkabuhay na magmuli. Okay, sige, yan ang sabi mo. Okay, next question. Sabi mo, John 3:6, ang pinanganak ng laman ay laman nga at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga, di ba? So nga sabi mo, ang term na born again ay kapanganakan sa Espiritu. Diba? So, tinatanggap mo ba na ang kapanganakan sa tubig ay siya ring kapanganakan sa Espiritu? Ang kapanganakan sa kapanganakan ba ng tubig at ang kapanganakan ng Espiritu ay iisa lang? Hello. Oh, okay. Hello, delay yung signal niya. Okay, Chris, paki-ulit yung tanong natapos yung ano lang kasi putol-putol eh. Yung huling bilanggit mo.
Mr. Moderator, yung aking time, medyo nako-consume. Marami akong tanong sa kanya eh. Paano ba yan? Hindi. Yung oras mo walang problema. Hindi, ano lang, pakiulit lang yung tanong kasi medyo napuputok. Okay, pakirepeat lang po yung question. Kahit bigyan nyo ng 3 minutes sa extension sa pagdatanong, walang problema. Okay, sige. Pakirepeat lang yung question. May maingay. Off muna ha. Off muna yung mic. Then, pag magsasalita, tsaka na lang i-open. Yay, guys. 8 minuto ka ulit magtanong. Okay, ganito gagawin natin. I-off nyo muna yung mic nyo, then pag sumagot, tsaka na lang i-open. Okay? Off muna. Para malinaw yung tanong niya. May maingay kasi. Okay, pakirepeat yung question, Miss Grace. Okay. Sabi, pinasan... ba't may sunod sa akin? Si Ace yun. Ace, okay na. Ace, paki-off muna yung mic. Okay, sige. Paki-off lang yung mic, ha? Okay. Ilang minutes daw? Sige, go ahead. 8 minuto po. Ilang minutes daw? Oh, okay. Okay, 8 minuto. Okay. Next question. Sabi walo. Ginamit mo ang John 3:6. Ang ipinanganak sa laman ay laman nga. At ang ipinanganak sa espiritu ay sa espiritu nga. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, yung tinatanggap mo ba yung kapanganakan ng tubig at ang kapanganakan ng espiritu ay isa lang? Iisa lang ba yon? Hello? Ang kapanganakan ng tubig at ang kapanganakan ng espiritu okay na, okay na. Okay na, malinaw na. Sam, nakuha mo yung tanong niya, Sam? Sam? Nawala si Sam eh. Antayin natin yung signal niya. Hindi maganda yung signal niya. Hindi stable. Wait na, no? Siguro copy niya yung tanong, no? Nakuha niya. Kaya lang inaayos lang yung signal. So, pakipost yung time. Okay, Sam. Okay na? Sam, naku, may tanong? Yun ang problema natin, yung signal. Sa 4G daw siya. Naku, ilang beses na itong naudlog. Ito na rin yung may one pa eh. Oh, wait. Sam, okay na? Okay. Nakuha mo yung tanong niya, Sam? Nakuha mo yung tanong? Pakiulit na lang yung tanong. Putol-putol okay. Kasi, putol-putol. Sabi sa John 3:6, ang pinanganak sa laman, ng laman ay laman nga, at ang pinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Ang tanong ko, ang kapanganakan ng tubig ba at ang kapanganakan ng espiritu ay iisang bagay lang ba yon? Grace, pakiulit rin sa naputol. Basis na nakuha ko, ang kapanganakan ba ng tubig ay isang kapanganakan ng espiritu? Okay. Yan ba yung tanong mo? Ang tanong niya, Sam, kung iisa lang daw ba yon? Oo. Nakuha mo, Sam? Okay. Okay, sige. Nakuha na. So, okay, yung binabanggit doon na sa 3:5 na katawang spiritual ay kapanganakan, ay panganak sa spiritual, ay panganak sa tubig, yan kapwa magaganap doon sa pagkabuhay na magmuli, no? Kasi nga, ang tubig na binabanggit nga dyan, kung itutuloy lang natin sa 4 G's, no, 12 and 14 ng Juan, ay yung, hindi yan literal na tubig, no? Yung tubig na yan, tatanggapin mo kapag ikaw na ay magkakaroon ng maluwalhating katawan. Or yun ang itinanganak na sa spirit. Saan nakasulat yon na ang tubig na yon ay ang pagtanggap ng maluwalhating katawan? Okay, basahin mo sa John 14. Ituloy mo lang. John 14, Hindi, John 4, chapter 4, verse 10. Na ang sabi ko, no, yung tubig na yun ang sinasabi ay tatanggapin natin yan kapag... Excuse me, ang nakalagay sa John 4:10, living water, ang tanong ko sa'yo, saan nakasulat na ang living water ay ang nasaan yung glorified body? Saan yun?
Okay, so ang sinasabi ko nga no, na yan ipinanganak no, sa tubig at sa espiritu, ay kapwa nga yan magaganap doon nga sa pagkabuhay na magmuli. Na kapag ikaw na ay bibigyan ng maluwalhating katawan, doon ka na naman makakatanggap no, or doon sa sinasabing ipapanganak ka rin sa tubig. Okay, no? Kasi, yan nga sinasabi kumaga, mo. Dalawa yan eh. Oo nga. Dalawa yan eh. So ipinanganak ka sa espiritu, so meron ding tubig na sangkap dyan sa kapanganakan na yan. Ano nga tubig yon? Nasaan yung punto na living water ay ang kapanganakan sa glorified body? Yun ang hinahanap ko. Okay. Kung wala, wala. Kung hindi na ako kasi sa, marami akong tanong sa'yo. Nandiyan sa John 3:5. Nakasunod na nga sa John 3:5. Di ba John 3:3, resurrection or born again. Kapanganakan niya. So John 3:5, nilinaw na tubig na at spiritual ang binanggit. So yan, yan ang mismo nagpapatunay. Okay. Mr. Moderator, sa listeners, walang nakalagay na John 3:5 na ano, sa John 3:5 at 4:10 na ang okay, living water. Magtanong ka lang, huwag kang magpaliwanag. Ay, ang pagpanganakan. Magtanong ka lang, huwag kang okay, okay. Okay, next question po tayo, Mr. Miss Negative. Nagahapon lang ako kasi marami akong tanong sa kanya. Kailan at paano magaganap ang kapanganakan ng tubig? Kailan okay, at paano so, sinasabi niya, magaganap okay. ang kapanganakan ng tubig? Okay na, no. So doon nga sa tinatanong mo na yan, no, kung nakinig ka sa sagot ko kanina, ay nasagot na yan doon. Sabi ko, no, sa pagkabuhay na magmuli na kung saan bibigyan ka na ng maluwalhating katawan, ay doon din yung tiyempong magaganap, yung sinasabi ni Kristo, na paiinumin ko kayo no, ng tubig, no, ng tubig na buhay. No, walang nakalagay doon sa John 4, walang nakalagay. Okay, next question, walang nakalagay doon. Next question. Okay na, Sam, okay na. Proceed sa next question, Sam. Huwag okay. ka na muna sumagot. Okay, next question, please. Okay na. Proceed sa next question. Sino ang manganganak ayon sa John 3:5? Okay, so ang Diyos, no, ang magbabago ng ating katawan, gaya ng ating mabasa kanina, no, papalitan itong ating katawan ng maluwalhating katawan. Sino so ang gaganap sa John 3:5? Okay, sa John 3:5, walang binanggit na manganak. Ang sinabi lang ay kailangan mong ipanganak na magmuli, no, sa espiritu at sa tubig. So yan okay, yung binanggit diyan. Na kung, ang tinatanong mo kasi parang nagtatanong ka ng isang nanay. Okay, so ang sagot ko pala sa ipapanganak ang muli na ang kaparaanan na yan ay babaguhin yung katawan mo. Ang tanong ko, Mr. Moderator, sino ang nanganak sa nung ano, sa John 3:5? Ngayon, wala siyang sagot doon. Move na ako sa next question. Sa rebuttal, okay, next question. Okay. Sabi mo sa resurrection, papalitan ang body natin ng katawang maluwalhati or glorified body. At ito ka mo ang born again o kapanganakang muli sa espiritu. Ito ang tanong sa'yo. Ang glorified body ba ay katawang nauukol sa langit? Oo. So gaya ng sinabi ko, no, sa paulit-ulit ka sa John 3:5. Nula kong sinabi, ang sabi ko, babaguhin ang ating katawan. Okay. Ito, makinig ka lang sa sagot. Miss Grace, Miss Grace, pakihintay po yung sagot niya para magkaano po tayo. Okay, sige, Sam, pakisagot okay. po muna. Okay. Huwag po sasabay. Kasi sinasabi niya, hindi ko sinasagot. Okay, kasi sinasabi niya, hindi ko sinasagot. So, malinaw po yung sagot ko, no, na yun nga pagkabuhay na magmuli, siyempre, bibigyan tayo ng katawan na ukol sa langit, no. Ayan, katawan ako sa langit ngayon, ang magbibigay sa atin niya, no, sabi ko, ang gaganap nga ng pagkabuhay na magmuli or yung kapanganakang muli, ay ang Diyos nga ang gaganap niyan sa atin. So sa tanong niya na sinong manganganak, ay hindi o literally na manganganak, kundi yung Diyos ang gaganap, bibigyan tayo ng katawang ukol sa langit, na tatanggapin pa natin yan dito kung saan wala pa tayo sa langit. Kasi bago tayo tumasok doon, kailangan mo nang palitan yung katawan natin para tayo makapasok okay, doon. Kaya dito natin tatanggapin yan. Okay, next question. Hindi ako satisfied sa sagot. Okay, next question ko, ha? Sabi mo, ang glorified body ay ang katawang nauukol sa langit. Okay? Noong sa punto na magkausap si Tomas sa Luke 24:39, nasa katawang espiritu ba o nasa katawang glorified body si Kristo? Pakibasa, Luke 24:39. Okay, so itong,
itong sitas na ito, no, hindi ko ginamit pero babasahin ko, no, para sa kapakanan niya. So, sinabi dito, tingnan ninyo ang aking mga kamay at aking mga paa ko rin nga, hipuin ninyo ako at tingnan sapagkat ang isang espiritu nga ay walang laman at mga buto na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. So, ano yung tanong dito? Merong laman at buto si Kristo dyan? Oh, sabi niya, meron siyang laman at buto, no? Kasi si Kristo kasi meron siyang kakayanan, no, na magpalit ng anyo na kung gugustuhin niya. Katulad na laman na nangyari nung una sa panahon ni Moises, siya ay naging bato. So meron talaga siyang kakayanan na kung ano man yung anyo na gugustuhin niya. Kaya sa pagkabuhay niya magmuli, eh, gumamit din siya ng flesh, no, talaga para mahipur talaga ito mas. So hindi yan imposible kay Kristo. Kaya niya magpapalit, no, na ang anyo. Yung glorified body, nasa glorified body na si Kristo niyan, eh, resurrected body na yan, eh, nung kausap niya sa Tomas. Sabi niya, may ang espiritu walang laman at buto. Ngayon, may laman at buto ba si Kristo na nasa glorified body? Okay, so ang tanong mo kasi ay may halong conclusion na siya ay nasa glorified body. Ang sinasabi ko nga sa iyo, si Kristo ay may kakayanang magpalit ng anyo kung ano man yung gugustuhin niya. Example nga dyan, sa panahon ni Moises, siya ay naging bato. Then, pakisagot po yung tanong ng kategorik, Mr. Affirmative. Okay, kasi tinatanong niya kung may laman at buto. So, ang sagot ko nga, merong laman at buto kasi binanggit nga niya, kaso nga lang, yung tanong niya may halong konklusyon na siya ay nasa glorified body. So, wala po tayo sa lugar para magsabi na conclusive yung tanong niya. So, pakisagot lang po ng direkta. So, you may repeat your question, Miss Negative. I-refresh mo lang yung question mo na huwag mong lagyan ng conclusion na nag-glorified body na yan. Okay, ganun lang. Hindi ako nagbibigay ng conclusion. Alam natin, noong time na nakikipag-usap si Kristo sa mga apostol, especially kay Thomas, alam natin na nasa glorified body or resurrected body siya. Ayon kay Kristo, siya raw ay nasa anyong laman at buto at hindi sa espiritu. Ano ang masasabi mo dyan? Glorified body na ba o hindi? Okay. So, yan sa puntong yan, no, yung ginamit ng katawan ni Christian ay hindi yan glorified body. Kasi ang glorified body, kung mapapansin mo, no, kung mababasahin natin saan? Sa Matthew 22. Okay, makinig ka muna sa aking sagot na patapusin mo ako. Meron tayo siguro ilang segundo. Paki-stop ka muna, Miss Grace. No? Pakinggan natin yung sagot ng firma. Okay. Sige, Sam, pakisagot. Okay, ang sagot ko doon, no, yung panahon na yun na kung San Cristo na buhay na magmuli ay hindi yan glorified body yung ginamit. Siya nga ay may kakayanang magpalit ng anyo. Anong anyo ba yung glorified? Hello? Excuse me, kasi merong dumaang tricycle, hindi ko naintindihan. Okay. So, ito ang sagot ko nga, no. Sa panahong iyon na siya ay nagpakita kay Tomas, hindi yun glorified body. Kasi si Kristo, no, kaya niyang magpalit ng anyo or ng katawan na kung ano man ang gusto niyang gamitin. Ang glorified body kasi ay ganito ang itsura. Ito, pakinggan mo. At nagbagong anyo siya sa harap nila at nagliwanag ang kanyang mukha na katulad ng araw at pumuting tulad sa isang ngibi, no, pumuting tulad sa ilaw ang kanyang mga damit at narito, napakita sa kanila. So, dito sa Matthew 17, so ito pala yung larawan ng glorified body, hindi yung pinakita niya kay Tomas. So, yun ay ginamit lang niya yun para patunayan na siya ay nabuhay ngang muli. Okay, okay na ba, Grace? Okay na? May oras pa, Ace? Okay, tapos na ang oras mo. Okay, so ang oras natin, ano, 9:44, tama, Ace? So, bibigyan natin labing limang minuto si Grace, no, para makapag-present siya. Oras, Ace? Paki-off na lang yung phone mo. Ano yung sound mo, ano? Sale. Samuel, paki-off lang sa'yo. Sige, mag-off na lang ako ng mic. May ingay talaga dito sa akin, eh. Saan na ba yung call natin? Okay, mute na ako. Okay, mute ka muna sa yun sa iyo maingay. Ace, paki-remind yung oras. Alas 10 matatapos. Okay, sige, mag-umpisa ka na, Grace. Alas 10 matatapos. Okay, sumaatinawa ang kapayapaan at kaunawaan mula sa ating Panginoong Diyos. It's June 13, 2020. Good evening sa lahat ng audience. Aking patutunayan na ang praise the born again. Ano yun? Maingay. Hindi ako... Okay, again. Paki-off yung mic. Paki-off yung mic, mga bro. Paki-off. Okay na. Sige. Okay, again.
aking patutunayan na ang phrase na born again o kapanganakang muli ayon sa John 3:3 ay tumutukoy sa magaganap na sa resurrection na may katawang papalitan o babaguhin ng katawang nauukol sa langit na walang iba kundi ang katawang ito na. Ano ba yan? Maingay. Sa iyo yata, sa iyo yata yun. Pakita muna yung may yung malapit sa kalsada. May dumadaan. Is Grace sa iyo ba yung may maingay? Sa iyo ba yun? May noise cancelling device ako. Walang maingay dito. Walang maingay dyan. Noise Bro cancel. Pablo. Angelito. Sisnad. Okay na, sige. Yung time ko. Okay, sa John 3:3-5, alam naman natin yung kung ano yun, di ba? Yung nakalagay sa John 3:3-5. Hindi ko na uulitin, ha? Yung John 3:3-5. Okay, so ayon sa John 3:5, hindi daw makakapasok sa Kingdom of God ang isang tao malibang ito ay ipanganap na muli. So there are things to consider here. Number one, kapag sinabing ipanganak na muli o born again, dapat alam natin na may naganap ng unang kapanganakan. Kaya, dalawang bagay ang requirements to get to heaven. Na ang tao ay kailangang ipanganak ng tubig. Nanganganak ba ang tubig? Next, na ang tao ay kailangang ipanganak ng espiritu. Ang pangalawang kapanganakan. Kung mayroong ano ba yun? Maingay. Sige lang. Kung mayroong kapanganakang muli, natural mayroong unang kapanganakan. At ito nga ang tumutukoy sa kapanganakan ng tubig. Ang una, kapanganakan ng tubig. Ang pangalawa, yung kapanganakan ng Espiritu. Kaya paano mangyayari ito? Next thing to consider, number three, dapat alam natin na ang kapanganakang tinutukoy ay hindi sa laman, kundi sa Espiritu. Dahil sinasabi nga sa John 6, ang pinanganak ng laman ay laman nga, at ang pinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Number four, kung kapanganakang maguli ay sa Espiritu, dapat nating maunawaan na ang unang kapanganakan ay sa Espiritu din, syempre. Ang tanong ko ito, bakit ba kailangang ang tao ay maipanganak ng tubig at ng Espiritu? Syempre, dahil ang Diyos ay Espiritu, natural, ang magiging anak niya ay nasaan yung gaya ng nakasulat sa Hebrew 12:9, ang Diyos ay ama ng mga espiritu. Ngayon, ano ba ang kapanganakan ng tubig ayon kay Kristo? Makinig mabuti, ha? Ito yung binabanggit sa John 4:10. Dito sa John 4:10, yun yung pag-uusap ng Samaritan woman tsaka ni Jesus Christ tungkol sa living water. So ang nag-aagree diyan si Mr. Tahuda na ang nakalagay sa John 3:5 na kapanganakan ng tubig ay living water. Umaagree siya diyan. Pero walang malinaw na paliwanag. Ano 'yun? Pat parang ano man-made ata. Sige lang. Ayaw mag-off ng mic eh. Kasi ilan lang naman tayo dito, walo lang tayo dito. So sana walang interruption kasi maganda 'yung paksa eh. Paki-check naman po yung ano. Paki-check po yung ano nyo. Baka po naka ano si po yung net nyo. Bro Pablo, sa'yo po ba yon? Bro, paki-off po yung... Naka-off siya, no? So, si Russia, tsaka si Angelito. Angelito. Paki-off yung net, bro, ha? Paki-off. Okay. Si Sisnad. Naka-off ako. Paki-off muna yung time niya, Mr. Timer. Ace, paki-off muna yung time niya, no? So, ilang minuto pa ba siya? Ayun, naka-off mic. 10:01. Walang mga sasakyan dito sa amin.
Ilang minuto? Alas 10 matatapos. Alas 10. So, alas meron 10. Pa siyang 10. Tapos, close natin. Okay na, okay na. Meron pa siyang 10 minutes, ano? Sir Moderator, alas... kung halimbawang mag-short ako sa time, patapusin nyo na lang ako kasi gusto kong masabi lahat ng representation. Hindi po pwede yun, Miss Grace. Pwede, kaya po okay tayo lang. Merong rules. Okay, sige, hindi okay po pwede yung inihiling yung ganun. So, okay, kaya po tayo may rules. Unfair naman po dun sa magiging kausap mo. So, meron ka pa namang 10 minutes. So, mahaba pa yan. At okay na, no? Paki-off yung mic, ha? Okay. You may start again. Okay, again. Ayon sa John 3:5, ang requirements to get to heaven, ang tao daw ay kailangang ipanganak ng tubig at ipanganak ng espiritu. So, dalawa ang manganganak. Ang term na espiritu at ang tubig. Okay. Ano ba ang kapanganakan ng tubig ayon kay Kristo? Ito yung binabanggit sa John 4:10. Yung living water na binabanggit ni Jesus sa Samaritan woman. And according to Mr. Kahuda, this is the same living water na sinasabi niya na nakalagay sa John 5. Pero walang malinaw na paliwanag dito si Mr. Kahuda. Lumalabas na para sa kanya, iisang bagay lang ang panganganak ng tubig at ng espiritu. Hindi niya ito na ipaliwanag, kaya maililigaw niya kayo dahil ang sa kanyang tema, mag-i-start ang kapanganakan dito sa lupa from the resurrection time. Okay? So, ano nga ba ang living water na tinutukoy ni Kristo? Dapat sinabi ni Mr. Tahuda yan, na kung saan tayo daw ay dapat maipanganak. Paano nga ba ang tao ay maipapanganak ng living water? So, ayon sa John 7:3, okay, John 7:37-38. So, in the last day, the great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, "If anyone thirsts, let him come unto me and drink. He that believeth on me, as the scripture has said, out of his belly shall flow rivers of flowing water. But this spake he of the Spirit, which they that believe on him should receive the Holy Ghost was not yet given, because that Jesus was not yet glorified." So, kung nauunawaan nyo, ang living water pala na binabanggit ng Panginoong Kristo ay ang Holy Spirit or ang Holy Ghost, na kapag tinanggap mo si Kristo, ay siyang ibibigay niya sa iyo ang living water na yon or ang Holy Ghost. So, ang tao pala ay kinakailangan talagang maipanganak ng Holy Spirit. Sino ang nanganak? Ang Holy Spirit ang nanganak sa tao na yon. Papaano maipapanganak ng Holy Spirit? O maipanganak ang Holy Spirit? Papaano? First, siyempre dapat manampalataya tayo kay Jesus Christ at bibigyan niya tayo ng Holy Spirit. Then, manganganak na ang Holy Spirit na nasa heart natin ng tinatawag na inner man or hidden man. Ito yung bagong tao na nakikreate sa ating puso na nakalagay sa Colossians 3:9-10 and Ephesians 4:23. Basahin natin yung sa Colossians 3:9-10. Huwag kayong mga bubulaan sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao. Basahin ko na lang sa English. Lie not one to another, seeing that you have put off the old man with his deeds and have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him. So sa Ephesians 4:24, and that you put on the new man, which after God is created in righteousness and holiness. Ayon dito sa Colossians 3 and Ephesians 4, ang inner man ang hidden man or ang taong bago ay ipapanganak ayon sa larawan ng lumalang sa kanya. Sino ang lumalang sa kanya? Ang Holy Spirit. Ayon sa larawan ng Holy Spirit, lalalangin ang bagong tao.
Oh, ito yung sinasabi ng born of water, born of living water, or born by the Holy Spirit. So, papaano ngayon ipapanganak ng Holy Spirit ang inner man? Ayon daw sa katwiran at kabanalan ng katotohanan. Dapat tayong gumawa siyempre ng katwiran ng Diyos at yun ang panganganak sa yun ang panganganak ng Holy Spirit. Ang tanong ko, nang tinanggap ng believers ang kapanganakan sa tubig ng binigay ang Holy Spirit o ang kapanganakan ng Holy Spirit, I mean, nasa tiyempo na ba ito ng resurrection tulad ng tinitindigan ni Mr. Tahuda? Hindi. Wala pa. Wala pang resurrection yan dahil yan yung time na i-receive mo ang Holy Spirit, na ang Holy Spirit mismo ang maglalalang doon sa bagong tao na ilalalang sa puso niya. Kaya mali na talaga si Mr. Tahuda. Pinagsama niya kasi ang kapanganakan ng tubig at ang kapanganakan ng Espiritu. Okay, so tumaho naman tayo ngayon sa kapanganakan muli ng Espiritu. Tapos na tayo sa kapanganakan ng tubig. Dito naman tayo sa kapanganakan muli ng Espiritu. Ulitin ko, kung mayroong kapanganakan muli, mayroong unang naganap na kapanganakan. At ito ay sa form ng Spirit din dahil ayon sa John 3, 6, and 7, na kung ano ang ipinanganak ng laman ay laman nga at kung ang ipinanganak ng Spirit ay Spirit nga. Okay, so ano nga ba ang tinutukoy ng kapanganakang muli ng Espiritu? Again, hindi natin pwedeng sabihin o ituro na may kapanganakang muli o born again kung walang naganap na unang kapanganakan. Kaya ang kapanganakang nauna ay ang maipanganak ng tubig or ng Holy Spirit. At ang sumunod na kapanganakan ay ang tinatawag ng kapanganakang muli ng Espiritu. So, ano ang tinatawag na kapanganakang muli ng Espiritu? Ang maipanganak ng Espiritu or ang tao daw na may inner man, yung glorified body na ba yon? Okay, glorified. Dito sa punto na to, tinitindigan ko, no, yung sa born again or kapanganakang muli, glorified body na to. Iyon ang tinitindigan ko. Ang tao na may inner man sa puso na nasa glorified body na ay maipapanganak na muli ng Espiritu upang makapasok siya sa Kingdom of God. Bakit kailangan maipanganak muli ang taong may inner man na sa puso, ha, yung nasa glorified body na to? Dahil ang panganganak, ang term na panganganak ay tumutukoy sa tiyempo ng pag-akyat sa langit after resurrection. Hindi ito magaganap sa lupa dahil ayon mismo kay Kristo, siya na nasa glorified body or resurrected body, meron siyang laman, meron siyang buto, kaya siya kumakain. At Samuel Tahuda, yung angel na kausap ni Abraham, pinakain niya pa yon, pinakain niya pa ng butter. Ibig sabihin, nasaan yung laman at buto yon? So ang panganganak ay tinutukoy, ay tumutukoy sa tiyempo ng pag-akyat sa langit after resurrection, na kinakailangang mabago ang glorified body na may laman at buto, at ito ay kailangang palitan in a split second, kailangang palitan to in a spirit body before entering the Kingdom of God. Yan mismo ang nakalagay dito sa John 3:8. Wait, hold on. John 3:8. Huwag na nga yan.
Okay. Ito, binasa to ni, ano, ni Sam. Okay, sa John 3:8, the wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not well tell whence it cometh, and whither it goeth. So is everyone that is born of the Spirit. So everyone that is born of the Spirit has this spiritual body. Kaya malinaw na ang glorified body na mayroong laman at buto at kumakain ay hindi makakapasok ng Kingdom of God unless nasa Espiritu siyang katawan. Ganito ang pangyayari kasi na magaganap sa Revelation 12 kung saan ang bata ay ipapanganak ng babae. Okay. Time check. Mr. Ace Machu, paki-time check po. 10:01 na po. 10 ba siya matatapos? Nakatulog yata yung timer natin. Sorry po, Miss Grace, no? Okay. Meron pa. Okay. Sige. Di po ba ako naririnig, ano? Edwin? Hindi. 10:01. Okay. Nawalan ata ako ng connection sa inyo. Yung panganganak ng Espiritu, ito yung panganganak wherein aakyat ka na sa langit, sa Kingdom of God. Kaya yung kapanganakang muli sa Espiritu ng tao na may inner man or new man sa puso ay sa tiyempo ng resurrection time, na sa tiyempong aakyat na ito sa langit at babaguhin ang earthly body into a spirit body. Grace Barrios. Okay, thank you. Narinig po ba ako? Tapos na po yung oras ni Grace? Okay. Papa. Hanggang pwede lang. Charge ko lang ito. Okay na, no? So, labas. So, tapos na yung oras mo, Miss Grace, no? So, bibigyan natin ng 10 minutong pagtatanong yung affirmative. Sam, handa ka na ba, kapatid? Sam? Hello? Dinig ba ako? Yes, dinig. Okay. Si Samang may problema. Teka, antayin natin. Sam, baka naka-off mic ka. Sam. Sam, hello. Nawala si Sam. Sam, mag-out ka muna, tapos bumalik ka na lang. Hindi kaya nakatulog si Sam? Ginugulpi pa ng asawa si Sam. Hala, yan. Nakapasok na. Sir, okay na, Sam. Sir, pangyara kami. TV, sir. Okay, Sam. Okay na. Sam, ready ka na. 10 minutes. So, ang oras mo, 10:04, no? Okay, magtatanong na ako. Okay, sige. Okay na ba? Okay, unang tanong ko. Yun bang John 3:3 na sinabi mo, no? Ay, yung sa tubig mo na, sa John 3:5 sinabi pinang sa tubig. Saan ba yun magaganap?
ang sa tubig, yun nga yung punto na pag tinanggap mo si Kristo bilang Diyos at Panginoon mo. Ang tanong ko sa John 3:5 na sinabi mo, pinanganak sa tubig, saan sa lupa magaganap kanina noon, pag tinanggap mo si Kristo sa tubig. Sa lupa okay, magaganap yun. Sa lupa. Okay, sa lupa magaganap. Okay. Hindi pa yan born again, ha? Ito, ito tanong ko sa iyo. Okay. Yun bang pagpanganak sa espiritu, saan naman yung magaganap? Sa space, somewhere in the space before getting to heaven. Doon magkakaroon ng instant. Okay, okay, okay. So, sinabi mo na sa space, clarification lang, sa langit ba yan o hindi? Sa langit siya. Kasi vast naman ang heaven, di ba? Okay. Pero, sabi mo, before makapasok sa kaharian ng Diyos. Okay, tatanong. Yes. Kapag sinabing before makapasok, nakapasok na ba o hindi pa? Hindi pa, pero sa area ang magaganap ang changes. Okay. So, kung hindi pa nakapasok, nasa langit na ba 'yan o wala pa? Sam, ulitin ko, nasa area, nasa space, nasa langit siya. Iba, malaki ang kung hindi ang, pa nakapasok, pa, nasa langit pero wala pa yan, sa ground, wala pa sa earth. Nasa area na siya. Wala pa sa lago. Again, wala pa malaki sa langit. Ang heaven, nasa space 'yon. Merong per 7 seconds. Okay, pakisagot lang ng yes or no. Pakisagot lang ng yes or no. Hindi, pakisagot lang ng yes or no langit, na kung yun bang magaganap nasa noon. Na, langit, ipanganak sa spirit, nasa langit. Wala sa langit. Kasi nung umakyat si Kristo, sa langit, okay. Umakyat si Kristo. Ito. Saan ba talaga? Ang sabi mo kanina, wala sa langit. Ngayon naman, nasa langit. So, ano ba talaga dyan ang sagot mo? Sa langit or wala sa langit? Sabi ko, wala pa sa kingdom of God. Pero nasa wala langit. Pa sa kingdom of God. Okay? Malaki ang langit. Okay. So sabi mo, wala pa sa Kingdom of God, pero nasa langit. Tanong, saan langit yan? Nasa langit. Doon, mahmali ko. Ang laki-laki. Ano tanong? Sabi mo kasi, nasa langit, pero wala pa sa Kingdom of God. So, malino yes. Naman na parang hinati-hati mo yung langit no, ayon dyan sa sinabi mo. O talaga, so, mahali mo. Ang tanong ko ngayon. Sandali, huwag kayong magsabay. Pakilinaw po yung tanong din. Okay. Sasagot ko. Okay. Sabi kasi niya, wala pa daw yan sa karanang Diyos kasi nga before pa daw yan o bago papasok. Pero yan daw ay nasa langit. Yan tanong ko, saan sa langit yan? Okay, again. Ang sabi ko, ang heaven is a vast galaxy. Hindi mo alam kung saan yon pero... Okay, so inaamin mo na hindi mo alam. Hindi pa kisa klaro lang. Inaamin mo na hindi mo alam. Sumasagot ako. Okay. So ang tanong ko, saan sa langit yan? Nasa... Mr. Moderator, nasagot ako. Ang glorified body, kitang-kita ng mga apostles. Nung umakyat si Kristo, ascension of Christ, kitang-kita nila body and flesh. So, somewhere in heaven, andoon ang glorified body, but instantly, magkakaroon ng changes into a spirit body. Doon pupunta sa kingdom of God. Dahil yun ang qualification na body is a spirit body to enter the kingdom of God. Yung pagpapakita o yung ascension ni Kristo na nakita ng mga apostles, yun ang kapatunayan na nasa glorified body pa siya. Even Enoch and Elijah. Hello. Even ito. Okay, ang tanong ko kasi kung saan sa langit, kasi sabi niya karan ng Diyos na sa langit, pero bago makapasok doon, kailangan mo ng baguhin, no? Oo yung nga, patawan, yun ang nga sinagot. So ang tanong ko saan sa langit. So, pakilinaw lang kung di, bigyan nyo lang ako ng malinaw na sagot kung saan nga particularly sa langit. Sam, bigyan mo ng sitas para maging malinaw yung sagot wala mo. Wala naman yun. Ang nakasulat naman, nasa langit, umakyat nga si Kristo eh. Tapos, na... Di, ang tanong nga, saan nga sa langit? Kasi sinabi mo, walang sinabi nakasulat, mo, sila ay nasa langit. Wala, saang specific? Walang nakasulat. Okay, salamat. Nakasulat. Okay, salamat. Pero, okay, proceed, Sam. Walang specific, okay. Sam. Sam yun ang sagot niya, okay, hindi walang, specific. Walang, proceed okay, ka na. Salamat. Okay. Ang sabi mo no, itong John 3:5, ang unang kapanganakan diyan ang tubig, ikalawang panganakan na espiritu, tama ba? Yan yung sabi yes. mo. Yes. Okay. Yung John 3:5 na sinabi mo kapanganakan sa tubig ay pumapatungkol sa John 14. Sa John 14 ba at saka sa John 7:37 na binasa mo kanina, mayroong magbinanggit na pag-anak or kapanganakan? Sa John, ano ka mo? Sa John 7?
Yung ipinaiwan mo kanina dyan, 737 okay, hanggang 39 okay, yata okay, yun. Ako, okay, meron bang binanggit doon nga kapanganakan? Di, pakisagot lang kung meron o wala. Sa Jan 7, walang nakalagay na kapanganakan. Pero walang sa Colossian 3, 9, okay, okay. 10, and Ephesians 4, 29. Okay na, okay na, okay na. Nasagot na. Wala daw. Wala daw. Okay na. Okay. Okay. Let's proceed. So, okay. Okay. Inaamin mo, no, na yung binabanggit dyan na yung binabanggit dyan na tubig, no, sa Jan yung binabanggit mo sa Jan 7 ay hindi ka ipapanganak kundi iinumin mo yan, tama o mali? Yes, nakaiinumin. Okay, iinumin. Okay, linawin ko lang. Ang tubig na yan, okay, yan. Ito. Ito, karoon lang. Ang tubig na yan ay iinumin at hindi ka ipapanganak. Tama o mali? Nakasulat kasi dyan. Sa John 7 kasi, ang nakalagay, John 7:37, ang ibibigay kasi doon ang living water which is the Holy Spirit. Okay, sa, ang tanong ngayon, ha, sa John 7, ang tanong ko, sa John 7, dito sa Colossians 3:19, yun na nga yung inner man na pinigay. Yun ang ipinanganak ng Holy Spirit. Ang ipinanganak ng Holy Spirit ay yung inner man or yung bagong tao. Ayon sa Colossians 3:19. Okay. Sandali, sandali, huwag kayo magsabay, ha? Huwag kayo magsabay. So, paki-klaro yung tanong mo, Sam. Okay. Sa John 7:37, itinatanggap mo na hindi pag-anak yan, kundi pag-inom. Ulitin ko, ha? Sa John 7, Hindi, tinatanggap mo ba na ang John 7:37 ay hindi pag-anak, kundi pag-inom? Pag-inom ay, I mean, ang tinutukoy kasi dyan, yung living water is the Holy Spirit. Kapag iinumin mo yun, hindi siya literal na iinumin. Yun ang sagot ko. Hindi siya patungkol sa pagpanganak. Tama? Hindi siya literal na iinumin ayon sa John 7, pero ayon sa Colossians 3 and Ephesians 4, ipapanganak siya ng Holy Spirit. Yun bang sa 3:37, pag inom mo pag-anak? Pili ka lang, may choices naman yan eh. Pag inom mo pag-anak? Iinumin ng Holy Spirit. Okay, salamat. Iinumin siya yung living water. Iinumin okay. Ang living water. Ito. Okay, Sam. Sam, last 2 minutes ka, Sam, ha? Sam, okay, last two minutes ka. Okay, sige. Next question. Okay. Ang itatanong ko, itong patungkol sa 1 Corinto 15:44. Ang sabi dito, itatanim na may katawang ukol sa lupa. Ito ba, kapanganakan ba ito o hindi? Anong ibig mo sabihin kapanganakan? Itong sa John 40, John, anong kapanganakan? 44. Dalawang klase ang kapanganakan. Ba? Tinatanong kita, anong kapanganakan ang tinatanong mo sa akin? Dalawa kasi ang tinuturo ko eh. Kapanganakan ba ito? Hindi. Aling kapanganakan? Di ang tinatanong ko, kung kapanganakan, di ang tinatanong kung kapanganakan ba ito. It's up to you kung dadamihin mo yung kapanganakan. Ang itatanong ko lang, kung ito ba isang uri ng kapanganakan o hindi, itong John 15:44. Na itinanim na may katawang ukol sa lupa. Yan ba ay kapanganakan o hindi? Ano nakalagay sa dyan? Anong nakalagay? Dyan? First Corinthians 15:44. Okay, sige. Paki-ano muna yung... Paki-off muna yung time, no? So, wala na yung time mo, no? So, basahin lang muna natin yung verse, then pasagutin lang natin siya, then finish na, no? Pakibasa muna yung ano, Sam, para maintindihan niya. Hindi niya makukuha yung tanong mo. First Corinthians 15:44. Ang tanong ko dito, sige, pakibasa muna. Hindi, okay, basahin muna, ko yung talata. Itinanim na may katawang ukol sa lupa, binubuhay na maguli na katawang ukol sa espiritu. Kung may katawang ukol sa espiritu... Kapanganakan, yes. Yan yung sapunto ng kapanganakan sa resurrection. Kapanganakan yan. Okay, salamat. Sayang. Okay na, nasa okay na. Your time's up na. So, bigyan kita ng 10 minuto na lang, no? 10 minutes na rebuttal, no? Para pamalian yung sinabi nung yung kausap. So, ang oras, 10:14, matatapos ng 10:24. Sam, you may start. Okay, maraming salamat. So, dito mga kapatid, nasayang, inabutan lang tayo ng oras na. Sa 44, inaamin niya na itong binabanggit dito na itinanim na may katawang ukol sa lupa, ito ay kapanganakan. Diba? Lumabas na mismo sa kanyang bibig.
So, kaya, ilang kapanganakan ba no ang sinasabi ng Biblia na kakamti ng tao? Maliwanag dito eh. Itinanim na may katawang ukol sa lupa, binubuhay na mag-uli na katawang ukol sa espiritu. Kung may katawang ukol sa lupa, ay may katawang ukol sa espiritu naman. So, ang linaw, di ba, na talagang mayroong dalawang kapanganakan, no? Ang binabanggit ito, kasi inaam niya kapanganakan ito eh. So, dalawang kapanganakan. Kaya doon sa John 3:3, nung sinabing born again, eh hindi naman sinabing born again, anagin. Pambihira naman. No? Kapag sinabing born again, ibig sabihin sa ikalawa, di ba? Kasi na-born ka na nung una, anong klaseng pag-born, no? Yung pagpanganak, iyan yung pagpanganak na may katawang ukol sa lupa. Or ito nga, ito ngang tinanggap no ng lahat ng naging tao ngayon, so sila na natanggap na nila yung unang kapanganakan, diba? Yan ho ang malinaw. Yan ang unang kapanganakan na binabanggit sa Biblia. Kasi ang unang kapanganakan na binabanggit sa Biblia, yun yung may kasiraan. Ito ngayon ngayon. Hindi yung sinasabi niya sa tubig. Yung tubig sinasabi doon, ipapainom yun sa'yo. Ito naman si Grace. Yun dong unang kapanganakan, mali. Iniinom yung tubig doon eh. Yung binasa mo sa John 7:37, iniinom yun, hindi ka ipapanganak ng tubig na yun. Kaya mali ka na naman, Grace. Kundi ang kapanganakan na binabanggit sa Biblia, una, itong pagkakaroon natin ng katawan na meron tayo ngayon. At ang ikalawa, sabi dito, no? Binubuhay na mag-uli na katawang ukol sa espiritu. So yan na nga yung magkakaroon tayo ng glorified body. Ano pa? Kung may katawang ukol sa lupa, ay may katawang ukol sa espiritu naman. So, ang liwanag, di ba? Ano ba tong katawan na tinanggap natin ngayon? Ito yung katawang ukol sa lupa. Yan o yung tatanggapin na natin sa pagkabuhay na magmuli. Yan yung katawang ukol sa espiritu. Kaya marindal ito, mga kapatid, na yung binabanggit na pagiging born again, hindi ho yan ngayon na katulad ng sinasabi niya na ipinanganak na daw tayo ngayon bagamat siya ay nasa lupa pa. Ay, bagamat siya ay nasa laman pa. No? Mali yun. Kasi ang pagka-resurrection, ang sabi, bibigyan ka na ng katawang ukol sa espiritu. Yun bang tinanggap mo, no? Yan ba ikaw ba ngayon? Meron ka na bang katawang ukol sa espiritu? Naku naman, yung katawan mo may laman pa yan. Kaya hindi pa yan yung binabanggit dito na katawang ukol sa espiritu. Kasi ang sabi nga, no? Mali na lang sabi, no? Bagaman ang ukol sa espiritu ay hindi siyang una. Kundi ang ukol sa lupa, pagkatapos ang ukol sa espiritu. Ang unang tao ay tagalupa na ukol sa lupa, ang ikalawang tao ay tagalangit. So maliwanag dito, mga kapatid, na yung unang tao or yung ipinanganak noong una sa lupa yan, 'di ba? Sa lupa. Kaya nga yan yung katawan na mayroon tayo ngayon. Pero ang ikalawa ay tagalangit. So maliwanag na yung pagka maborn again ka na, hindi na itong meron tayo ngayon kasi yung katawan na yan ay nauukol na sa langit. Ito bang katawan natin ngayon? Ito bang nauukol sa langit para sabihin mong born again na nga? Mali. Diba? Bakit? Kasi dito, sabi, kung paanong tinaglay natin ang larawang ukol sa lupa, ay tataglayin din naman natin ang larawang ukol sa langit. Diba? Tinaglay na ba niya para sabihin niyang siya ay na-born again na? Ito si Pablo mismo nagsasabi, 'di ba? Ito gusto ko lang bigyan ng din ito para mapansin niyo. Ang sinasabi ni Pablo, at kung paanong tinaglay natin ang larawang ukol sa lupa. Ang sinabi niya tinaglay. So 'yan ay nasa past tense na. Ibig sabihin, kinamit na or nagkaroon na nga siya ng ganyan kasi tinaglay na niya. Samantalang itong sumunod, gusto kong pansinin niyo. Sabi niya, ay tataglayin din naman natin ang larawang ukol sa langit. Si Pablo ba meron ng Holy Spirit sa panahon na ito? Nag-convert na ba siya? Siyempre, di ba? Kasi nga, nakagawa na siya ng mga epistle, di ba? Pero anong sabi niya? Tinaglay na ba niya yung katawang ukol sa Espiritu para sabihin mong siya ay na-born again na nga? Anong sabi niya? Sa unang Korinto 15:49, ganito, at kung paanong tinaglay natin ang larawang ukol sa lupa, ay tataglayin din naman natin ang larawang ukol sa langit. Diba? So si Pablo tataglayin pa lang niya, kaya maliwanag dito no na hindi pa talaga niya no natanggap no ng buong buo yung sinasabi sa John 3:3 na kailangang ma-born again para makapasok sa kalan ng langit. Kaya nga pinapaliwanag niya dito, mga kapatid, na kailangan itong katawan natin papalitan ito para nga tayo makapasok, no? Alangan ba naman si Pablo magsusulat ito ng walang dahilan? Bakit no pinaliwanag niya itong mabuti? Ito sa 50, sabi niya, sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan.
di ba? So kailangan pala talaga para mamanahin mo yung kaharian ng Diyos or para makapasok ka sa kaharian ng Diyos, aalisin muna itong laman at dugo mo. Ito muna ay papalitan. So kapag sinabing papalitan para makapasok, maliwanag lamang na wala ka pa sa loob, no? Nung tinanggap mo yung katawang ipinalit sa iyo. So, yun pong binasa niya kanina sa Lucas, no, na si Kristo ay merong laman at luto. Hindi ho yun ang maluwalhating katawan. Alam mo kung bakit ito? Simpleng tanong. Eh, yun ba yung maluwalhating katawan mo? Butas ang kamay? Butas ang tagiliran? Pambihira? Ganyan ba yung maluwalhati sa iyo? May depicto? Hindi ho ganun. Ano ho ba yung hitsura ng maluwalhating katawan? Ito, turuan natin itong kausap natin. Sa Mateo 17, so, ito yung maluwalhating katawan. Basahin natin. At nagbagong anyo siya sa harap nila at nagliwanag ang kanyang mukha na katulad ng araw at pumuting tulad sa ilaw ang kanyang mga damit. Hindi ba? Anong katunayan? Na ito nga ang maluwalhating katawan na siyang kakamtin natin, no, kapag tayo maliligtas na pagkatapos ng paghuhukom, kapag tayo pupunta na sa langit. Anong katunayan? Ayan nga. At hindi yung sinasabi niya na may butas, no, no, may butas yung kamay, may anas sa giliran. Ito sabi, no. At sa gitna, sa Bismillahirrahmanirrahim sa 11, na nagsasabi, ang iyong nakita isulat mo sa isang aklat at iyong ipadala sa pitong iglesia, sa Efeso at sa Smyrna at sa Pergamo at sa Thyatira at sa Sardis at sa Philadelphia at sa Laodicea. At ako'y lumingon upang makita ang tinig na nagsalita sa akin at nang ako'y lumingon ay nakita ko ang pitong kandilerong ginto. At sa gitna ng mga kandilero ay may isang katulad ng isang anak ng tao na may suot na damit hanggang sa paa at may bigkis ang dibdib na isang pamigkis na ginto. At ang kanyang ulo at ang kanyang buhok ay mapuputing gaya ng balahibong maputi ng tupa, gaya ng nyebe, at ang kanyang mga mata ay gaya ng nikas ng apoy. Ang kanyang mga paa ay katulad ng tansong binuli na gaya ng nalisay, isang lutuang bakal, at ang kanyang tinig ay gaya ng lagaslas ng maraming tubig. So napakaliwanag dito na ibang-iba talaga, no, yung imahe ng katawan na ukol sa langit o yung katawan na tatanggapin natin kapag tayo ay na-born again na. So mali po yung sinabi niya na yun daw pagiging born again ay yan yung yun daw yung pagkakaroon na doon ng sinasabi niya pagkaroon ng Holy Spirit, nagkaroon ng inner man. Sam, last 2 minutes, Sam, ha? Sam, last 2 minutes. Okay. Gusto kong mapansin nyo, no? Bigyan ko lang ng din ito, no? Na sinasabi, no? Sumagot siya sa kanya niya sinabi, katuhan lang katuhan ang sinasabi ko sa iyo, maliban ang tayo panganak muli, ay hindi siya makita ng karyan ng Diyos. So, kailangan pala talaga ang tao ay kailangan may panganak muli para makita ang karyan ng Diyos. So, ano ba yung katangian meron ang isang katawan, no? Na, ano ba yung katangian meron ng isang ipinganak na muli? So sa 8, sabi dito, humihip ang hangin kung saan niya ibig at narinig mo ang kanyang ugong, ngunit hindi mo nalaman kung saan nanggagaling at kung saan naparoon. Gayon ang bawat ipinanganak ng Espiritu. O, diba? So yung ipinanganak ng Espiritu, para ka ng hangin, no? Na pwede ka nang mag-travel, ito, parang in a split of seconds lang, nandun ka na agad sa, doon ka na agad sa kabilang ibayo, no? Kumbaga, kaya mo nang magkumbaga yung tinatawag nila na time travel, parang ganun, di ba? So, para ka ng anghel na kung saan mo gugustuhin ay agad kang makakapunta. So, ganyan, meron yung tinatawag ni Kristo na ipinanganak na muli. Tanong, okay na, Sam. Tapos na, di. Tapos okay na. Okay na, Sam. Okay, 10:24 na ang time, no? So, bigyan naman natin ng 10 minutong pagtatanong. Si Miss Grace. Miss Grace, handa ka na ba? Question number 1. Okay. Question number 1. Okay. 10:24, matatapos ng 10:34. Okay. Sige, kapatid, umpisa. Okay, Sam, Mr. Tahuda, doon sa punto ba nakausap ni Kristo si Tomas, siya ba ay hindi pa namamatay o siya ay nabuhay na? Siya ay nabuhay na. Nabuhay na. Ang tao bang nabuhay na, anong klaseng katawan meron? Anong katawan meron siya? Okay, kapag nabuhay ka na, ang sabi, magkakaroon ka na ng maluwalhating katawan. Okay, ano ang definition mo sa glorified body?
Okay, ang glorified body, yung binasa ko sa Matthew 17 to, at saka sa Revelation 1:13 na kung saan nagliliwanag, no? Lumiliwanag yung katawang ano, yung ayon sa pagliliwanag ng katawan, ano pa? Nandoon nakasulat sa John 1:13, ituloy mo Revelation 1:13, ituloy mo na lang ang basa. Nandiyan yung pagkain ni Kristo ng pagkain ng tinapay. Ano 'yon? Nasa laman ba siya or nasa espiritu siya? Okay, yung sa siya ay gumamit no ng katawang laman sa panahon na 'yon. Bakit kailangan gumamit siya ng katawang laman? Eh glorified okay, para, body na nga 'yon okay. Eh. Saan nakasulat? Ang pag-uusap para natin sa John 3 ha, yung okay. Born again ha, ang born again ang so, pinag-uusap. Okay, so sa tanong mo nga na bakit no, para nga patunayan nga siya nga ay nabuhay na magmuli. Hindi parang guni-guni lang nabuhay tapos walang katunayan. So gumamit siya ng ginamit nga niya no, yung kanyang katawan na butas ng kamay para nga patunayan na talagang nabuhay siya. Ginamit mo nga ang John 3:7 eh, ipinanganak ulit sa espiritu eh. Espiritu nga yan ang sinasabi dito, di ba? Ipinanganak sa espiritu, born again. Ngayon si Kristo ba, espiritu ba yung kumakain ng tinapay? Okay, so si Kristo may laman at buto, may butas ang kamay. Espiritu ba 'yon? Si Kristo na nga nagsabi, 'di ba? Ano ba ang okay. Sinabi niya? Meron ba gaya siyang laman ko, at buto? Okay, gaya ng sabi ko, no, si Kristo kaya niyang magpalit ng anyo at ginawa na nga niya 'yan doon pa lang sa Mateo 7 na kung saan hindi pa siya namamatay. So nagpalit na siya ng anyo, gumawa na ng kanyang kamatayan. Kaya okay, kaya nga nung nabuhay siya no, ay gumamit din siya, nagpalit din siya ng anyo, gumamit din siya ng katawan na may laman at buto. Para nga patunayan sa kanya na nabuhay nga punto, siya. Saan ang punto na kailangan when you resurrected into a glorified body, kailangan niyang bumalik ulit sa laman? Saan nakasulat 'yon? Glorified okay. Body magiging laman na. 'Di ba ang nakasulat dun sa 1 Corinthians, anong sabi? Sabi ng mga okay. Apostol, hindi na nila nakikilala si Kristo sa laman, ayon sa laman, 'di ba? Ang tanong ko sa iyo, okay, bakit kailangan bumalik pa si Kristo ayon sa laman? Eh nabuhay na nga siya eh. Okay, ito ang sagot na. So bakit kailangan pa siyang bumalik? So ito, para tawag siya nagot na, 'yun nga ay para patunayan nga siya nga ay talagang nabuhay. Okay. Wala so, trata mo na. Walang, okay, talata. Talata, nasaan niya okay, na kailangan mula from fleshly body to glorified body, going back to fleshly body again. Ilagay mo. Okay, meron bang talata? Talata. Okay, John 20:27. So, yan nga nagpapatunay na kailangan nga siyang wait, gumamit na ng katawan. Wait, pakibasa natin. John 20:27. Basahin natin. Yan sinasabi mo. Okay. So, basahin ko. So, ito yung nagpapatunay na, no? Nagpapatunay na para nga patunayan nga sige Sam, pakibasa na lang, pakibasa. Sige, sinabi niya kay Tomas, idaitin mo rito ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay at idaitin mo rito ang iyong kamay at isuot mo sa kagiliran at huwag kang di mapanampalatayahin kundi mapanampalatayahin. So, di ba? Yang tiyempo na yan. Pagkabuhay na muli yan, di ba? Hindi naman siya bumalik. Wala naman sinasabi diyan bumalik siya sa fleshly body. Hindi yan tumutukoy sa fleshly body. Ang tanong ko sa iyo, yaang tiyempo na yan ba, glorified body na yan? Hindi nga yan glorified body. Okay. Nasaan yung sinasabi mo from fleshly body into glorified body and going back to fleshly body? Again, it doesn't state there in John 27. Okay. Wala. Okay. So sinasabi ko nga sa iyo, no, nasa Mateo 17 to pa lang, si Kristo nga ay nasa katawang ukol sa laman pero nagpalit siya ng anyo. So nung hindi pa siya namatay, mayroon siyang kakainan na ganyan, Mateo 17 to, at saka kaya noon nga siya nabuhay na magmuli ay gumamit rin sa katawan. Wala siyang maibigay na, next question ako. Nagbibigay ko ng talata, hindi niya tinatapos. Okay, sige. Proceed ka sa next question kung wala. Okay, question, proceed. Question, wala naman siya. Okay. Yung ano, yung sa John 7:39 na espiritu ba? Yung ipinanganak ng espiritu, saan punto ba kailangang manganak ang espiritu? Paano manganganak ang espiritu? Yun ang tanong ko. Okay, paano manganganak ang espiritu? Ang Holy Spirit ha, ang Holy Spirit. John 7:39.
ang tanong mo paano manganak? Okay, sa John 7:39, ito ang binanggit dito, no? Ngunit ito sinalita niya tungkol sa Espiritu na tatanggapin ng mga magsisimpalataya sa kanya sapagkat hindi na ipinagkaloob ang Espiritu sapagkat Jesus ay hindi pa nilulwalhati. So, ang tinutukoy naman dito, no, kung itataso natin na pagbasa, ay pag-inom ng tubig na buhay, hindi kapanganakan. Pag-inom ng tubig na buhay, di ba? Doon ayon sa Colossians 3:9-10, kinukontra niya ba yung tungkol sa larawan na ibibigay ng Holy Spirit sa taong okay tatanggap si Kristo? Nakalagay niya. Pakibasa ang John 3:19. Okay. John or Colossians? Colossians 3:10. Okay. 3:10. Huwag kayong magbubulaanan sa isa't isa. Yamang hinabad na ninyo ang datihang pagkatao pati ng kanyang mga gawa. At kayo'y nangagbihis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niya ang lumalang sa kanya. Ano ang tanong? Pag sinabing nagbihis, pwede mo ba rin sabihin or figuratively na inumin? Na? Yung sinabing magbihis sa Colossians 3, magbihis kayo, di ba, nakalagay, magbihis ng bagong tao na nababago ng kaalaman ayon sa larawan niya ang lumalang sa kanya. Ayon sa Holy Spirit, pag sinabi bang nagbihis, pwede mong figuratively sabihin na ininom ang tubig. Dahil si Holy Spirit ay ang living water, di ba? Kung ang sinabi sa Colossians 3:10 ay nagbihis, pwede mo ba siyang another term na gawing inumin? Yes. Pwede bang inumin? Okay, pwedeng inumin. Pag sinabing nagbihis, pwedeng inumin. Dahil ang Holy Spirit is a river flowing water, di ba? So, pwedeng inumin yun. Okay, next question. Nakalagay dito sa ano? Yung nakalagay sa ano, sa 1 Corinthians 15:50. Ayon doon, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Ngayon, si Kristo, nasa espiritu ba siya o nasa flesh and blood pa rin? Nang umakyat, nung nakita sila, ascension, nung nakitang umakyat ng mga apostles, si Kristo, nasa katawang espiritu ba, flesh and blood, or nasa espiritu, I mean, nung nakita siya? Okay, so nung nakita, okay, nung umakyat siya, no, so yan nga yung katawan na yung ang ipinahipo rin niya kay Tomas, no, okay, na talagang nahihipo, merong laman at merong buto, nung siya ipapakyat. Okay, so yun din mismo yung katawan na yun. Glorified body? Yun yung katawan na yun. Hindi yung glorified body kasi nga, butas-butas pa yung kamay nun, hindi yung glorified. Ang glorified body kasi wala nang kapintasan. Ibig mo sabihin, yung katawang binuhay, o yung katawan, di parang lumalabas na sa 1 Corinthians 15, yung mga binabanggit doon na binuhay mula sa corruptible body into incorruptible body. Ibig sabihin, si Kristo pala nasa corruptible last body. Last one minute. Okay, diba, so ito si yung sagot ko. Ayon sa 1 Corinthians 15, siya ang firstborn among the resurrected. So, siya yung merong corruptible body na naging incorruptible. Sabi mo, nung binuhay si Kristo at saka during the ascension to heaven, nasa corruptible body ba siya? Anong ibig sabihin nun? Ikaw ang tama at mali, Paul? Okay, so hindi mali si Paul, no? Yung unawa mong mali, ito ang aking paliwanag. No? Ang tinutukoy ni Pablo dyan sa unang Corinto 15:40 at saka yung nasa 1:3 ay pumapatungkol yan sa mga tao na taga dito sa sanlibutan. Hindi yan pumapatungkol doon sa nanggaling na doon sa langit. Yeah, no, exclusive yeah, lang yeah, yan sa mga tao yeah, dito. Kaya si Kristo nanggaling sa langit, so hindi siya kasama no sa tinutukoy yan or sa ipinapaliwanag. Okay. Okay. Yan, time's up. Kapasok, hindi siya kasama. Okay. Okay, time's up. So, bigyan natin siya ng 5 minutong ano, no, final conclusion, ang oras. 10:34. Conclusion na ba ako? Akala ko ba rebuttal pa ako? Tapos na, ikaw unang nag-rebut. Ako ba una? Hindi. Ano pa yun? Negative stand pa yun. Sa kanya kanina. Wala pa siyang rebuttal, Edwin.
Wala pa akong rebuttal. Magre-rebut pa siya ngayon. Magre-rebut pa siya ngayon. Sir Moderator, wala akong rebuttal pa. Okay, sige. Then, mag-question answer ulit. Pagkatapos ng rebuttal. Tapos. Tapos siya. Sige. Siya mag-una ang conclusion. Okay. Sige. Sorry. Ten. Tama ba? Tama ba, Rasha? Nakasunod ka ba? Magre-rebut uli siya? Parang nag-rebut na siya kanina eh. Hindi pa. Yung ginawa niya kanina, presentation niya ng negative stand niya. Oh, kasi di ba ganito? 10 minutes. Sino ang unang nag-present? Si Sam. Ako. Si Sam. Then question and answer. Then present. Then question and answer, rebut. So si Sam ang nag-rebut ngayon. Magre-rebut uli si ano. Okay, tama. Sige. So, ang oras, 10:35, matatapos ng 10:45. Okay, Grace, pwede ka na mag-umpisa. Okay. Uulitin ko lang yung tema ng John 3:3 and 5. Ayon doon, ang requirements to get to heaven or to the kingdom of God, I mean, ay ang maipanganak ng tubig at maipanganak ng Espiritu. Si Mr. Sahuda, hindi niya napag-aralan or naitalakay ang tinuturo ni Kristo na kapanganakan ng or I mean kapanganakan sa tubig. Pero binanggit din naman ni Mr. Sahuda na yung tubig na tinutukoy ng John 3:5 ay yung mismo ang nakalagay sa John 4:10, which is the living water. And according to John 7:39, the living water itself is the Holy Spirit that everyone who will believe on Christ will receive. Kaya pag na-receive mo ang Holy Spirit, diyan magaganap ang panganganak. Kasi ayon nga sa Colossians 3:9-10, ang Holy Spirit na papasok sa atin, magdudwell sa ating puso, magki-create siya, maglalalang siya ng bagong tao. Yung bagong tao na yon, hindi yun yung taong fleshly body, kundi ito yung spiritual body na lalalangin ng Holy Spirit ayon sa katwiran at sa kabanalan. Ngayon, etong taong bago, hindi ka basta kailangan kasi ito, wala ito sa glorified body. Hindi ito, itong katawan natin, nasa laman pa tayo. Kaya kailangan tayong mamuhay pa ayon sa katwiran, ayon sa kabanalan ng katotohanan, bago tayo tawaging anak ng Diyos. Tandaan natin, ang anak ng Diyos ay Espiritu yun, dahil Diyos ay Espiritu. Kaya ang anak ng Diyos ay Espiritu. Ang pagiging Espiritu ng kanyang mga believers, magaganap yon sa kapanganakang muli. Pero merong kailangang maganap na unang kapanganakan. Ito nga yung inner man or taong nakatago sa puso natin. Ito yung ibinibigay o ipinapanganak ng Holy Spirit na ayon sa katwiran. Ngayon, si Mr. Sahuda, ayon sa kanya, ang born of water daw or ang panganganak ng Holy Spirit ay yun na yung mismong resurrection. Na katawa-tawa na mismong sa kanya rin mismo nang galing, si Kristo binuhay na nga into glorified body, ibinalik pa niya into a fleshly body. Ngayon, kung si Kristo bilang example, ang pagdating ni Kristo sa atin sa earth is para magbigay ng example. Kaya nga siya tinatawag sa 1 Corinthians 15, siya ang firstborn among the dead. Kaya kung sinabing firstborn siya, meron siyang mga kapatid na makakatanggap din ng parehong senaryo, natatanggap din ng ano ng I mean, makakatanggap din, magkakaroon din siya ng Holy Spirit at ito yung mag-create na bagong tao sa
puso niya na gumagawa rin ng katwiran. Kaya hindi po pwedeng pagsamahin ang born of water sa born of spirit. Dahil ang taong bago na na-create sa puso natin, kasama pa ng laman natin. Kaya itong laman natin, hindi to, itong laman, itong makasalanang katawan natin laman, hindi talaga to makakapunta ng heaven. Kahit na meron tayong Holy Spirit sa puso, or meron na tayong na-create na bagong tao sa puso, hindi pa rin siya makakapunta sa Kingdom of God unless binago na o nagkaroon ng transfiguration from fleshly body into spirit body. Dahil malinaw naman, talaga lang pinipilipit ni Mr. Tahuda yung glorified body ni Kristo ay hindi raw glorified body. Paanong magiging hindi glorified body? Kaya niya nga lumusot between walls eh. Paanong hindi yung glorified body? Wala siyang naipakitang kita na si Kristo from fleshly body. When he resurrected, he received a glorified body. Tapos babalik ulit siya sa fleshly body, body ng makasalanan, tinuturing makasalanan. Ibig sabihin tayo na mga kapatid ni Kristo, ganun din sa resurrection, babalik din tayo sa fleshly body. Paano mangyayari? Yung idea or yung opinion ni Mr. Tahuda, lumalabag yon sa mga citas mismo na mga binigay niya. Kahit sa 1 Thessalonians 4:16-17, hindi yon nagmamatch sa ginagawa o sa pangangaral ni Mr. Tahuda. Kasi ang sa resurrection, nakalagay nga sa Ezekiel 37:6-8, nakalagay doon yung mga buto na nasa libingan, lalagyan nga ng laman at buto. Pero yung laman at buto na yon, hindi yun yung something na ano, hindi yun yung something na corruptible. Incorruptible na yun, Sam. Kasi, sige, hindi ko nasasabihin. Okay, kung halimbawa, kaya kinakailangang mabuhay, I mean, kinakailangang buhayin mag-uli ang isang tao na may inner man sa puso, kaya siya dapat buhayin ulit. Kasi nga, nasa laman pa rin siya. Ang requirement sa Kingdom of God, yung ikaw ay magkaroon ng spiritual body. Kasi yung flesh, yung sa resurrection, sa born again, sa pagkabuhay na muli, yun yung punto nga na na-resurrect ka. Nagkaroon, tinatanggap ko, Mr. Tahuda, na sa resurrection, ang body natin ay incorruptible na. Binabanggit na ngayon na itong katawan na to, glorified body, hindi na yan mag-aasawa, hindi na yan mamamatay. Yan, may powerful yan, hindi na nga siya mamamatay. So ngayon, pero nasa katawang flesh pa siya, pero hindi na siya mabubulok. Kaya nga, yung kamay ano yun? Okay, paki-off mic. So, yung katawan ni Kristo, nakita naman may butas eh. Kapag may butas, nasa laman yun. Wala rin naman talaga napatunayan si Mr. Tahuda na si Kristo from glorified body na after his resurrection, bumalik ulit sa laman. Paano siyang babalik sa laman? Ang sabi nga ni Kristo, kailangan na tayo mabuhay into a glorified body. Paano ka pa babalik sa katawang laman na nabubulok? Ang glorified body, hindi na nabubulok. Pero, pagdating sa heaven, nandun pa siya sa glorified body kasi nga nakikita pa siya ng mga apostles. Yun din mismo ang scenario na makikita sa dalawang saksi sa Revelation 11 nung binuhay sila after 3 days. Nung bubuhayin sila after 3 days, meron din silang laman at puto. Even Enoch and Elijah, when they were ascended to heaven, nasa
fleshly body yon, pero yung body na yon, alam kong glorified body yon. Kasi pag ikaw nasa ere, kung ikaw nasa lamang yung nabubulok, hindi ka makakatagal sa space. Kaya ang katawang meron doon is glorified body. Iba ang fleshly body sa glorified body, sa spiritual body. Kaya kailangan ang isang tao na nag-receive na sa Holy Spirit, na nagkaroon ng bagong tao sa puso, kailangan silang baguhin ulit or ipanganak muli dahil kailangan mapalitan ang katawang laman. Si Mr. Tahuda, magulong-magulong. Okay. Sorry. Sakto na yung oras. Hindi kita nabigyan ng ano, no? So, sorry, Miss Negative, no? Pasensya na po. Hindi ko napansin yung oras, no? So, bigyan natin ng 10 minuto. Sam? Ready ka na, Sam? Okay, so 10:45, matatapos ng 10:55. Okay, yun bang katawan, no, na hinipo ni Tomas, no, doon sa John 20:27, no? Glorified body ba yun? Yes. Okay, sinasabi mo ba na ang glorified body ay butas-butas pa rin? Yes, yun ang nakita eh. Okay. Yun bang nasa Mateo 17 to? Anong tawag mo doon? Mateo, ano? Basahin mo kung ano yung nakalagay doon. Yung sabing nagbagong anyo siya at lumianag ang kanya mukha. Anong klaseng body yun? Kung yung glorified body mo butas-butas ang kamay, ano yung nasa Mateo 17 to? Mateo 17:2, transfigured. Yun, nag-transfigured siya, di ba? Yan naman nakalagay, okay, into a spirit. Ang tanong ko, anong body yan? And was transfigured before them, and his face did shine as the sun, and his raiment was the white as the light. Nag-transfigure naman siya, di ba? Yan din mismo yung glorified body. Ang tanong ko, ano yan? Glorified body yan o carnal body? Yes, glorified body. Okay, glorified body yan. Yan bang body na yan? Katulad ba yan ng body na nahipo ni Tomas? Yes, yun din. Kasi yun din yung punto na nabuhay na siya eh. Dyan ba sa John 20:27, lumiliwanag ba ang kanyang mukha? Yes. Kaya niyang gawin yun, pero hindi siya pa pwedeng bumalik sa pagkalaman. Okay, sabi mo, yes, okay. Saan dyan sinabi na lumiliwanag ang kanyang mukha noong panahon na hinipo siya ni Tomas? Saan? Di ba yan na nga, resurrected body na siya dyan eh. Oo nga, resurrected. Ang tanong ko, lumiliwanag ba ang kanyang mukha? Sabi mo, yes. Okay, ngayon, saan mo nabasa na lumiliwanag ang kanyang mukha dyan sa John 20? Ay, sinasabi mo lang nga eh. Hindi mo lang pwede mag-invento. Pag sabi mo lang kung may mabasa ko, wala. May mabasa ka ba na lumiliwanag ang kanyang mukha o wala? Ay, Maria Jose. Ayan na nga, binasa mo na Matthew 17:2 and was transfigured. John 20 ang tanong ko. Ang tanong ko na sa John 20:27 na okay, yung panahon na siya ay hinipo ni Tomas. Lumiwanag ba ang kanyang mukha dyan o hindi? Bakit? Ibig mong sabihin? Huwag kang magbakit. Sumagot ka lang. Lumiwanag ba ang kanyang mukha o hindi? Hindi lumiwanag ang kanyang mukha. But okay, it doesn't matter okay, na wala siya sa glory. Okay na. Next question. Next question. Okay. Yan bang yun bang lumiliwanag na mukha at hindi lumiliwanag? Pareho ba yan o hindi? Siyempre, hindi pareho. Pero parehong okay, nasa glorified body. Pareho nasa... Okay. Okay. Saan mababasa na yung glorified body ay meron pa ring laman na nahawakan ng tao? Yung mismong nangyari, 24:37, na hinawakan nga ni Chris ni Tomas yung pinapahawakan ni Chris. Meron ka bang mabasa na katawang maluwalhati yan o glorified body? Wala akong mababasa sa mismo kitas. Salamat. According sa account, he was glorified. Okay. Next question. Okay. Ang sinasabi mo kanina no sa John 3:3, ang tinutukoy mo na born again ay ang pagkakaroon ng katawang pagkataong panloob, tama ba? Mali ka, hindi ka nakikinig. Ang pagkataong loob, nagaganap yon when you receive the Holy Spirit. Yun, okay, so, yung okay, magkakaroon pagkataong loob. Nasa earth yan, ha?
hindi okay, yung so ang tanong nga, sige, ang tanong nga, yun nga dyan, 3-3 nga kapanganakang muli. So, ano yan para sa'yo? Kanina ko pa yan sinabi pa ulit-ulit, spirito yung kapanganakan ng espiritu. Kapanganakan ng espiritu. So, ang kapanganakan sa tubig, ano yan? Saan yan, saan yan magaganap? Ulitin ko, Rela. Ang kapanganakan ng espiritu or ng Holy Spirit ng tubig. Ali, ang tanong ko yung kapanganakan sa tubig, nasabi mo kamo, yan ang Holy Spirit din. So, saan yan magaganap? Ulitin ko ha, yan magaganap sa earth yan pag sinampalatayaan mo si Kristo, bibigyan ka ng Diyos ng Holy Spirit, which is the living water sa earth yan, hindi pa yan resurrection. Okay. Salamat. So, ayon sa okay, Sam, pagka sumasagot siya, huwag mo muli siyang interrupt, no? Okay, bigayan lang. Sige, tanong ulit. Okay. Sige. So, sa John 3:3, tinatanggap mo ba, no, ayon sa paksa natin, no, na yan ay resurrection? Ang born again, resurrection. Pero yung born of the water, hindi siya okay, resurrection. Salamat. Okay. Yung born of water, hindi resurrection. Sabi oo, mo kamo. Oo, dahil yun yung time na tatanggapin mo ang Holy Spirit. Okay. Hindi yan, yung resurrection. Yan bang born of water dyan? Born again yan o hindi? Born of... Ang kulit mo naman. Paulit-ulit naman ako. Hindi. Ulitin ko lang ha. Oh, para naman sa audience, hindi yan, para sa'yo. Yan okay. Bang born tumasagot of water ako, dyan? Born again ako. Ba yan o hindi? Sasagot ako. Ulitin ko lang. Para naman, sige, Sam. Pasagutin natin siya, Sam. Para naman makinabang ang mga audience ha. Dalawang kapanganakan ang magaganap when we enter, before we enter the kingdom of God. Ito nga yung binabanggit sa John 3:5 na kapanganakan ng Holy Spirit o kapanganakan ng tubig, which is the kapanganakan ng Holy Spirit. I-receive mo si Kristo na personal na Lord and Savior mo siya, then you will be given the Holy Spirit at manganganak yon na ang taong bago sa puso mo. Yan ang punto na yan, nang nireceive mo yon, hindi pa resurrection yan. Samantalang ang kapanganakan ng Espiritu ay sa resurrection magaganap yan. Okay. Question. So, sa John 3:3, si Nicodemo na nakausap ni Jesus, na ipanganak na ba o hindi pa? Siyempre, hindi pa. That time, hindi pa niya nga tinatanggap. Hindi pa ipanganak. So, si Nicodemo ba existido na sa panahon na yun o hindi pa? Ano? Ulitin mo tanong mo? Existido na ba o umiira o nandoon na ba? Kausap so, nga niya, di ba? Kung kausap niya na, naipanganak na o hindi pa? Ang tinutukoy kasi ni Kristo dyan, malino naman sa John 3:7. Yung sinasabi niya okay, tungkol sa spiritual yan. Okay, ang tanong ko, naipanganak na ba si Nicodemo o hindi pa? Laman niya sinasabi mo, ang pinag-uusapan natin, John 3:6. Tumasagot ako ha, John 3:6. Ang pinanganak sa laman ay laman nga. Ang pinanganak sa espiritu ay espiritu nga. Ang manganganak okay, sa John 3:5 ay ang Holy Spirit. So okay, bakit mo ko John ibabalik 3:6, sa flesh? John 3:6. Okay, sa John 3:6, ilang kapanganakan ang binabanggit dyan? Siyempre, dalawa. Pero ang John 3:3 okay, ay tumutukoy okay, sa espiritu. Okay, ang okay teka lang. Hindi tayo magkakaintindihan. Okay, magsasabay kasi yung mga nakikinig nalilito okay. Tuloy. So ang oras mo, Sam, 2 minutes ang natitira, no? So pag okay, tinanong ka, okay. Yung sumagot. Magsasabay. Okay, sige. Tanong ko. Basag niyo si Tas. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Okay. Ilang kapanganakan ang binanggit dito? Dalawang kapanganakan. Okay, salamat. Okay. Si Nicodemo ba ipinanganak na sa laman? Yes or no? Yes naman. Kausap nga niya. Okay, salamat. So, inaamin mo na si Nicodemo ay natanggap na niya ang unang kapanganakan? Hindi naman yan ang inaaral ni Kristo sa John 3:5. Ayon sa John 3:5, tumutukoy nga sa kapanganakan ng Holy Spirit eh, at saka kapanganakan ng Espiritu. Bakit ipipilit mo ang laman? Hindi naman yan ang pinag-usapan. Okay. At ayon sa John 3:8, makinig ka sa akin tanong. Miss Grace, okay na no. So, tanong ulit, Sam. Okay, so, inamin niya kasi na dalawang kapanganakan ang binanggit sa verse 6. Kaya tinatanong ko siya kung natanggap na ba ni Nicodemo ang kapanganakan sa laman na binabanggit dito sa 6?
Natanggap na ba o hindi pa? Natanggap na, pero it doesn't... Okay na, natanggap daw, Sam. Okay, next question, natanggap daw. Okay, ito bang binanggit ito na ipinanganak ng espiritu-espiritu nga? Natanggap na ba ito ni Nicodemo o hindi pa? Hindi pa siya tumatanggap. Ay, hindi pa siya, wala pa siyang Holy Spirit. Wala pa siyang Holy Spirit. Okay, tanong. Okay, tanong. Alin dito ang born again? Yung kapanganakan sa laman o yung kapanganakan sa espiritu? Okay, that's your last question, Sama. Sam, last question. Paulit-ulit na yan, ha? Sinabi ko nga, ang pangalawang kapanganakan ay ang kapanganakan ng espiritu. Ang unang kapanganakan ay ang kapanganakan ng living water, ng tubig, ng Holy Spirit. Paulit-ulit lang tayo. Okay. Time's up, Sam. Okay, tag 5 minutes na lang to, ha? Nagmamadali na rin tong recorder natin, no? So, si Sam muna, no? Si Sam. Ako mauna. Okay. Bigyan ka tayo 5 minuto. 10:55, okay, so, tapos ng 11. Okay, maraming salamat, Mr. Moderator. So dito makikita, no, kung paano nagkukontrahan, no, itong sinasabi ng ating kausap. Kasi sabi niya, yun daw ang kapanganakan muli. Ayun, no, ang una daw ang kapanganakan, ayun daw sa tubig, ang kapanganakan ng muli ay sa espiritu. Mali. Bakit sinabing mali? Andito sa sexo ang linaw, merong dalawang kapanganakan binanggit. Ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. So ano ang kapanganakan? Yung salaman, na yung kapanganakan sa laman ay tinanggap na ni Nicodemo. Kaya ang sabi ni Kristo, maliban na tayo ipinanganak muli. So doon sa term na ipinanganak muli, ibig sabihin na tinanggap mo na yung unang kapanganakan. Diba? Kasi bakit mo sasabing muli kung hindi pa siya nakatanggap ng una? Di, makiging mali yung sinabi mong muli. No, kasi kapag sinabing muli, ibig sabihin, may natanggap ka na noon, may tatanggapin ka ulit. Tapos ito, pinapalusot niya, nang una daw kapanganakan ay sa tubig. Eh, tanong, si Nicodemo ba sa panahong iyan? No? Ayon sa logic mo sa tubig, tinanggap na ba niya? Mali ka na naman. No? Gusto mo yatang sabihin na nagkamali si Kristo sa sinabing itinanganak muli. Ang gustong mangyari ng ating kausap, na si Nicodemo ipinanganak sa laman, tapos ipinanganak muli sa tubig, tapos ipapanganak muli sa espiritu. Walang ganun. Hindi sinabi ni Kristo ipinanganak muli, at muli, at muli. Pambihira naman. Dalawang bihis ka lang ipanganak. Sinasabi nga niya ni Pablo sa unang Korinto, no? Hinsi, na ipinanganak, magtataglayin mo muna yung katawang ukol sa lupa. Yan nga yung meron si Nicodemo nung panahon na kausap niya si Kristo. Diba? At sila'y kapwa nasa lupa sa panahon na yan. At ang ikalawang kapanganakan, ito na nga sinasabi sa sais, napakalinaw eh, no? At ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. So sinasabi niya, ito daw ang ipinanganak sa tubig, ayan din yung espiritu. Tapos ipapanganak po tayo sa espiritu. Di ba napakagulo ng kanyang itinatayo? Kasi at the very first place naman talaga mga kapatid, no? Ang paksang pag-uusapan namin, ay pareho kaming naniniwala na ang born again dyan ay resurrection. Ang pinagtatanong talaga namin dito ay saan magaganap, no, yung resurrection or yung pagkakaroon, no, ng katawang maluwalhati. Saan magaganap? So dito, naipaliwanag na natin na si Nicodemo nagkaroon ng katawang panglupa. Yan yung una at ang ikalawa ay tatanggap siya ng katawang ukol, no, ukol sa langit. Yan yung katawang espiritu. Na yung katawan na yan, no, ayon sa ating pagpapahayag kanina, tatanggapin mo muna yan bago ka papasok sa kariyan ng Diyos sa langit. Kaya yan tatanggapin mo dito sa lupa. Kasi alam mo kung bakit? Nakasulat na nga sa John 5:20-29 na ang mga nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig at mga bubuhay. So nasaan yung mga binuhay o yung mga babuhayin? Nasa langit ba? No, para sabihin mong sa langit sila tatanggap, ibig mo bang sabihin patay sila nung dinar sa langit, tapos sa langit doon pa lang nila tatanggapin yung maluwalhating katawan? Ganun ba ibig sabihin yung patay pinasa sa langit? Hindi ganun. Kaya nga si Kristo bumaba eh. Ang sabi nga, no, 1 Thessalonians 4:16, si Kristo ay bababa mula sa langit. Talagang alis siya sa langit. Bababa siya mula sa langit. Bakit? Kasi nandito yung mga bubuhayin niya at dito nga yun sa lupa magaganap, no? Katulad nga ng kanyang basket sa Kiltrente City, na yun nga mga patay ay talagang nasa lupa. At dyan din sa punto na yan na kung saan last one minute sila
dyan din sila bubuhayin, dyan sila makakatanggap ng glorified body. So, nasa ngayong kumbaga passive nila para makapasok na sila sa karean ng Diyos. So, maliwanag yan at tindigan natin na talagang sa lupa matatanggap. Ngayon, itong sinasabi niya, na si Kristo daw, glorified body daw, yung hinipon siya, mali siya doon. Okay, time's up. Sam, time's up. Grace? Yes? Ang oras, 11, okay, matatapos na. Ng 11:05. You may start. Okay. Para ika-clarify ko lang ulit sa audience, siguro mas malinaw ang pag-iisip ng audience. Ang tinutukoy ng aming paksa ay tungkol sa John 3:3 and John 3:5. Ayon sa John 3:3 and 5, ang tao bago may requirement sa tao bago makarating sa Kingdom of Heaven. Na kailangan, ayon sa John 3:5, kailangan ang tao daw ay ipanganak ng tubig. Requirements yun eh. Doon sa tiyempo ng panganganak ng tubig, walang aral si Mr. Tahuda. As in, wala. Kaya pinagdidikit-dikit niya, ipit lang siya ng ipit doon. Pero wala siyang malinaw na aral tungkol sa kapanganakan ng tubig. Hindi po pwedeng alisin yun. Yun ang nakasulat eh. Binabasa ko lang naman ang nakasulat na ang tao kailangang ipanganak ng tubig. At ang tubig na yan ay ang Holy Spirit ayon sa John 7:39. Nabasa na natin yan. Ngayon, itong tao na to, yung Holy Spirit na yan, kapag tinanggap na nga siya, yan ay bibigyan, diba, sa puso na natin siya, magkikreate ngayon na ang taong inner man ang tawag doon, taong loob na tinatawag. So, yung taong loob, walang aral si Mr. Tahuda dyan kung ano ang taong loob. Kasi ang taong loob, yan ang gumagawa ng katwiran ng Diyos. Para ikaw makapasok sa Kingdom of God, kailangan tumanggap ka o gumawa ka ng katwiran ng Diyos. Ano ba ang katwiran ng Diyos? Ang katwiran ng Diyos, ito, dito makikita yung sa gospel. Sa gospel of Christ kasi, doon makikita ang katwiran ng Diyos. Sa Romans din, mababasa doon na yung mga salita or aral ni Kristo, doon tumutukoy ang katwiran ng Diyos. Kapag ginawa mo ang katwiran ng Diyos, yun, magkukwalify ka para magkaroon ka ng born again body. Ngayon, paulit-ulit siya sa John 3:5 na kesyo, dikit-dikit lang naman na sinasabi niya, paulit-ulit lang. To clarify lang ha, yung kapanganakan ng tubig, nagaganap yun, hindi pa resurrection. Kaya malina si Mr. Tahuda. Dahil sa kanya, ang kapanganakan ng tubig at kapanganakan ng espiritu ay magaganap daw sa resurrection, which is mali. Dahil si Kristo nagtuturo na ang tao para makarating sa langit, kailangan ipanganak ka ng tubig. At ang tubig na to ay tumutukoy sa Holy Spirit. Kailangan mong magkaroon ng Holy Spirit para magkaroon ka ng pagkataong loob. Yung pagkataong loob na yan, yan mismo ang nasa Genesis 1:26-27. Yan ang nilalang ng Diyos ayon sa kanyang wang, ayon sa kanyang larawan. So, hindi maaaring maborn again ka into spirit nang wala kang taong loob dahil yun mismo ang pupunta sa langit. Pag nag-glorified body ka na, magkakaroon ng transfiguration na sinasabi ko. Ngayon, ang nakalagay din dito, yung sa John 3:6 na sinasabi niya, yung ang ipinanganak ng laman ay laman na. At ang ipinanganak ng spirit ay spirit na. Sinasabi niya, ito daw yun, yung first kapanganakan, yung flesh is flesh. At yung second na kapanganakan, yung spirit is spirit. Papaano mong sasabihin yan? Ibig sabihin, tatanggalin na natin ang John 3:5 at dun ka na lang sa John 3:6. Malinaw ang nakalagay sa John 3:5. Born of water, nanganganak ang Espiritu, nanganganak ang Holy Spirit.
ang ipinapanganak ng Holy Spirit yung taong loob. Kaya hindi mo po pwedeng sabihin na laman yan dahil ang Spirit ay sa Spirit nga. Kaya ang ipinanganak sa tubig ay ayon sa larawan ng Holy Spirit. Kaya pagka natanggap mo na ang Holy Spirit at magkaroon ka na ng pagkataong loob, that is the time pag nasa time ng resurrection, ang resurrection, manggagaling, magmumula nga yan dito. Last 30 seconds. Pero iaakyat siya. Iaakyat siya sa langit. Pag umakyat siya sa langit, kitang-kita pa rin nasa flesh and body siya. Katulad ng nakita kay Kristo, nasa flesh and body. At kaya siya nasa flesh and body dahil according sa Acts 1:11, pagbabalik ni Kristo sa 1,000 years na ulit, kasama na ang saints, ang tao at si Kristo nasa glorified body. Wala sa Espiritu si Kristo at ang mga banal na magahari sa lupa, kundi nasa glorified body. Kakain kami, pero hindi na kami mamamatay, kaya kailangan okay ang glorified body nun. Okay, thank you, Miss Grace, no? So dito po matatapos ang ating pag-uusap, no? Hanggang dito na muna siguro, no? Salamat pwede naman ako mag-entertain ng tanong. Okay po, pwede po. So salamat din sa dalawang nag-usap, no? Siguro naman baka may napulot yung mga nakikinig natin. So ano pa ang magtatanong ka po, Miss Grace? Hindi, ako willing akong magpapatanong kahit 2 questions from the audience. Pero siguro po yung recorder natin bababa na po siya, no? Kasi nag-PM okay po siya lang, sa akin. Okay. So yung nandito na lang po sa ano, no? Yung mga nakikinig, no? So ako bababa na din ako, no? So baka mabalibag ako ng kaldero dito, mainit daw ako. Pasensya na po, ah. Maiwan ko po kayo. Sige po, magtanong na po kayo. Salamat sa Diyos. Mr. Moderator, thank you. Hello, Sam. Hello. Hello. Ano po ba naging topic nila? Sino yung nagsasalita ngayon? Si Elipin po ito. Elip. Ah, okay. Darating ko lang kasi. Ay, oo. Yung mga nandiyan kanina pa, okay lang naman ako magpatanong ng dalawa sa audience. Pero hindi na tayo naka-live doon sa sa page. Okay, Elipin. Ang topic na pinanilipin na yung born again ay sa lupa yun matatanggap na yan naman ay sinang-ayon na naman pala niya. So sa kanyang dilatag, naligaw siya ng landas. Hindi ganun. Mali ka, hindi ganyan. I-review mo. Di ba matatawa ka? Na ano? Ang born again ano? Na yung pagiging born again na tatanggapin mo yan sa lupa. Yan yung buksan natin tapos iba na yung tinatalakay mo. Wala akong sinabing tatanggapin yun sa lupa. Ang sabi ko, ang born again into spirit yun eh. Pero tapos na tayo yan, hindi ako tatanggap ng tanong sa'yo. Okay. Okay, wala nang tanong. Okay na, wala nang tanong. Sige, okay na. Okay. Nakamute sa lahat. Baka nakalimutan lang yun ang kanilang microphone. So kung may tatanong kayo, itanong nyo kay Samuel, bibigyan ang sasagot. Yung ano, yung sinasabi sa Juan 3:5, yung ipinanganak ng laman at ng espiritu. Ano yun, magkaiba yun? Kapag ipinanganak ka ng laman, iba rin sa ipinanganak ka ng espiritu. Sige, kahit sino sumagot. Excuse me. Ayokong, ayun na lang si Brad Ren Niro. Gustong magtanong. Si Brad Ren na lang. Hindi. Kasi hindi ka naman nanonood. May nagtatanong po. Hindi naman siya nakinig eh. Wala okay, naman siyang alam eh. Ulitin niya lang eh. Ako na lang sasagot, Elipin. Okay, Elipin ako na sasagot. So, ang sagot niya, magkaiba daw yung kapanganak sa tubig dyan, magkaiba daw din yung katapang espiritu. Sa akin, no? Yan binabanggit ni Kristo na ipinanganak na muli sa tubig at sa espiritu, yan mismo yung tinatawag niya na born again sa John 3:3.
So para ka pala ma-born again, no, merong dalawang bagay, no, na kung saan magiging kasangkapan, no, para ikaw ay may panganak. Yan nga yung tubig at saka espiritu. Na kapwa, tatanggapin mo yan sa pagkabuhay na magmuli. No? Yung tubig, no, kasi yung tubig, ipapanganak sa tubig dyan, no, yung espiritu dyan, ipapanganak ka rin. Iba yung tubig, no, na sinasabi niyang ipapainam. Kapag pinapainam, hindi yan papanganak. Kaya iba yung tinutukoy na ipapanganak ka. So, isa lang yan sila, pinaghihiwalay lang niya para sabihin ko no daw na yan yung unang kapanganakan, ipanganak sa tubig, tapos ang ikalawang panganakan ay kapanganakan sa espiritu. Na ayon naman sa kanya, ang kapanganakan na sa tubig na yan, iyan na din yung Holy Spirit. Kaya napakagulo ng kanyang latag kasi nililinaw naman sa John 3:6 na ang unang kapanganakan ay sa laman. Pero ayon sa kanya, ang unang kapanganakan ay sa tubig, na which is ang espiritu, kontra na yun sa sitas sa John 3:6 na ang unang kapanganakan ay sa laman, ang ikalawa yung espiritu. Kaya mali yung aral niya. Makinig ka na lang muna lahat. Pakinggan mo kung paano kaliligaw ni Samuel. Paano ba mag-add dito? Ang linaw. Sa busy kasi hanggang walo lang sa busy. Hindi, pero kung may tanong siya, pwede niya tanong sa chat tapos sasagutin ko. Hanggang walo lang tayo, ngayon, walo na lito tayo ngayon. Ikaw ang nasagot. Parang nung kayo nawin noon. Hindi, parang nung kayo nawin noon, na walo lang maliligtas. Hindi, kung may tatanong siya, relay mo na lang sa akin. Kung meron siya gusto itanong sa akin. Baka may interest tayo, so, pwede, kasi maano naman siguro niya, kung marinig naman siguro niya tayo. Ay, hindi na pala nakalive. Hindi na yata eh. Oh, kasi ano pa tayo ngayon eh, puna pa tayo ngayon. So, pero kung meron siyang gusto kita nung, pwede naman siyang i-add dito eh, sa ano, sa waiting. Oh, pwede siyang i-add. Paano ba siya i-add? Dito yata siya, pero ang problema, ang problema nga, kahit ma-add mo siya dito ngayon, hindi rin siya makakapasok sa busy, kasi walo lang limit dito. Na kung paanong ang barko no ni Noe, walo lang ang nakapasok, ganun din dito sa busy. Walo lang ang naliglas. Sino yung magtatanong, Sam? Okay, tanong eh. Kayo, ako, sino yung magtatanong? Ako, tatanggap ako ng tanong. Sino yung papasok? Doon sa mismo nanood. Alis ako. Hindi, si ano daw, si Rin Nero. Yung si kaibigan niyang best friend. Oh. Yung si Rin Nero nga pala, no, malapit na yung magiging MCGU, Grace. No, yung aral na wala ng water baptism, malapit na niyang matanggap. Wala mo ng panchaw. The more ka nangangantaw sa Samuel, talagang pinapatunayan mong kwenko yung aral mo. Kasi ikaw na mismo ang ano eh, dumidepensa sa sarili mo. Iba yung sa chat. Nandito na pa si ano, si Nero, wala pa yata. Siguro oh, ikaw daw Samuel, Samuel. Dito po yun. Samuel, ito ang tanong sa'yo. Ito ang tanong sa'yo, Samuel. Ano, Tol Riniro? Ano daw yung tungkol sa 1 Peter 1.23? Ano daw yung tanong? 1 Peter 1.23. Ano daw yung tungkol sa 1 Peter 1.23? Okay. Sa 1 Peter 1.23, merong binanggit dyan na ipinanganak na muli, no? Pero kung titingnan mo yan sa original Greek, sandali, iba sandali yan. Sandali. Ano ba? Sandali lang. Hindi ko alam kung marinig ko tayo eh. De, nasaan ba siya? Hindi, kung katawag mo siya ngayon, pwede mo namang i-loudspeak yung cellphone mo para marinig niya. Ay, loudspeak mo yung laptop mo, ilapit mo yung cellphone para marinig niya yung sagot ko. At saka pwede ko rin marinig yung sagot niya no, sa cellphone kung sakali mang tumatawag siya sa cellphone mo ngayon. May problema nga yung ano mo eh. May problema ka nga tapos magpaparinig ka pa sa cellphone niya. Ano ka ba? Hindi. Ang ibig kong sabihin sa'yo. Tanong kung... na lang. Okay. Teka, so, tanong ko siya kasi kung narinig eh. Sige. Oo, hinig pala. O sige, hinig naman pala. O sige na, Samuel. Sabihin mo na kung ano yung tinatawag doon sa 1 Peter 1.23. Ikaw daw ang tinatanong. Susunod ako. Ako. Oo, alam ko kasi sa akin talaga yan eh. First Peter 1.23.
Pero nakikin ko lang muna yung ninunguyakot. Kumakain kasi ako eh. Ang goto lang ko. Lapang hapon na. Alam mo, Samuel, well, hindi tama yung nagde-debate na kumakain ka. Hindi tama. Hindi, goto. Ito, sagot ko sa 123. Okay. Sa 123, mayroong binanggit na ipinanganak muli. So, alam kong itatanong yan ng mga... pagkaalam ko nga, itatanong muli niya para hindi pa rin hindi pala. Kasi nga pala, magkaiba tayo. So, ang sagot ko na ito. Okay. Yung ipinanganak muli sa 123, iba yan sa binabanggit na ipinanganak na muli sa John 3:3. Kasi yung ipinanganak sa John 3:3, no, na kapanganakang muli, yan na yung pagpasok natin sa karian ng Diyos. Magaganap nga yan sa katapusan. Pero kaya sinasabi ko na dito pa lang sa lupa, meron ng pagbabagong gagawin. No? Kaya nga tinitindigan ko nga dito sa lupa, mag-uubisa talaga dito yung tinatawag na resurrection. No? Kasi yung mga resurrection, kailangan muna niyang pangaralan, kailangan muna nilang baguhin yung kanilang mga sarili. So yung kapanganakan sa 123, hindi yan yung resurrection. Kasi kung titingnan mo rin yan sa original Greek, iba ang kapanganakan sa Peter 1:23, iba yung kapanganakan muli sa John 3:3. So, yan lang. Hindi, yan lang. Tingnan mo lang sa Greek, magkaiba sila. Nawawala ko. Hindi, ganit. Okay. Hello. Ganito, Grace. Ang punto ko dyan, Grace, magkaiba yan sa Greek. So, i-check mo lang ang Greek, no? Kapag nakita mo magkaiba, so, malinaw na. Na iba nga yung John 3:3 talaga sa iba nga yung born again sa John 3:3 at saka iba yung born again dyan sa 1 Peter 1:23. So sa Greek mo yan malalaman. Ano nga ang sagot mo? Iba nga yung born again sa 1:23 ng ano 1 Peter. Peter 1 verse dyan. Ang born again nga dyan sa 1 ano, yan yung sinasabi. Mo si Samuel, eh. Mag-excuse pa nag-proverb ka. O sige, diretso ka na. Hindi, basta ganito, pakinggan mo mabuti ha. Yung born again sa 1 John ba yan? 1 Peter 1:23. Yung born again sa 1 John 1:23, iba yung original Greek niya sa ginamit doon sa born again sa John 3:3. Kaya ang stand ko, pagamat parehong born again yan sa English, iiba ang tinutukoy dyan kasi magkaiba yan sa Greek. Iba yung born again sa John 3:3, iba yung born again dyan sa 1 John 1:23. Okay, ganun, Tol, sa sagot niya. Wala rin ako naintindihan sa sinagot niya eh. Wala ka naintindihan. Okay, basta ang punto lang, tingnan mo lang sa Greek, magkaiba yan. Di baka ade ang punto kasi nila no na ang born again nga ay water baptism no kasi kayan nga patugyan nga ang patunay na nagkaroon na nga ng born again no 1 John 1:23 pa lang ay meron ng born again na nabanggit. So ito daw mismo nagpapatunay na yun ngang born again sa John 3:3 ay water baptism na yun kasi talagang mayroong tumanggap ng pagiging born again. So ang sagot ko naman yan kasi ang problema dahil English lang ang binabasa ninyo. Pero kung titingnan niyo sa Greek, iba ang born again diyan no. Iba yung Greek na born again sa John 3:3, iba yung Greek na born again sa 1 John 3:23. Kaya yung born again sa 3:3, hindi yan yung 3:23 na sinasabi yung katuparan, 3:23 na ganap na talagang naganap nga yung pagiging born again. Hindi ganoon. Sige, ako naman kapag... sagot, ako naman. Sige, ikaw sagot. Hindi rin siya kumbinsido, hindi rin siya kumbinsido. Ako. Okay, papaliwanag ko naman yung buhok kapag makausap ko siya. Sige, ikaw ang sumagot. Sumagot. Teka muna, tatanayin ko muna. Ako ang sagot. Ako naman ang sagot, Tol. Follow up ko tungkol sa Galatians 4:29. Follow up daw, Samuel. Galatians 4:29. Bakit ako, Tol, tanungin muna ako doon sa 1 Peter 1:23? Okay, sasagutin natin yung Galatians 4:29. Sabi dito, datapat kung paanong yung pinanganak ayon sa laman ay nag-uusig sa pinanganak ayon sa Espiritu, ay gayon din naman ngayon. Follow me. So, di ba? So, merong binabanggit dito. Ipinanganak ayon sa laman ay nag-usig sa ipinanganak ayon sa Espiritu. Talagang nagkukontrahan daw yan, di ba? Yung ipinanganak sa laman, kumukontra yan doon sa ipinanganak sa Espiritu.
Alin ba yung ipinanganak sa espiritu? Eh, sila ba yun? Sila Pablo yung ipinanganak sa espiritu? Ito, sinasabi ni Pablo sa Ephesians 6:12 na meron talagang ganyang pangyayari. No? Nagpapatunay dyan sa, ano, sabi dito, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan at laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namahal at ng kadilimang ito sa libutan, laban sa mga upol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. So, meron talagang laban ang nangyari na which is between flesh and the spirit. Eh yan, nililiwanag ni Pablo yan sa Ephesians 6:12. So, meron talagang ganong pangyari. Pero huwag mong isipin, no, na yung ipinanganak sa espiritu no, na binabanggit sa Galatians 4:29 ay sinasabi mong born again na. Hindi yan born again. Kasi wala nang binanggit nga dyan na pinanganak muli eh. Pinanganak ayon sa espiritu ay gayon din naman ngayon. So, di ba? Meron daw nangyaring ganyan ngayon, no? Datapat kung paanong yung ipinanganak ayon sa laman ay nag-usig sa ipinanganak ayon sa espiritu, so, ay gayon din naman ngayon, di ba? Talagang meron nangyaring ganyan. So, noon pa lang, no? Yung mga masamang espiritu, no? At nilalabanan niya ng mga lingkod ng Diyos, nilalabanan niya ng mga tao. So, kaya yan din yung sinasabi ni Pablo sa 6:12 ng Epeso. Okay, kung gusto niya ng ano talaga ng buong paliwanag, pwede naman kapag kausap na siya mismo. Diyan niya makita yung buong paliwanag. Basta sinasabi ko lang, konektado yung 29 ng Galatians 4 doon sa Ephesians.